sana ayaw mo nang magwakas. Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit ng kamalian? Kung ang katunayan ay nasa iyong harapan, itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makikitadahan kung sa laman ay kakasyang pag ikaw ay sumama sa karamihan, diyan ikaw ay mali. Maliling lang din naman sa karamihan, ikaw ay maliligaw. Hey! Layani sa dep ko, layani ginatun ang buong mundo. Patunay mo ang iyong tindigan, ikaw ang hindi sa dep ko. Pipilitin na mag-saksi. Kulang-kulang din naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa lingkong ka. Sana ka naman sa dagindaan, baka sa itong araw kamarating ganamalisin hanggang huli. Oras araw at panahon at totohan at to'y kairan. Huwag ka sana maliligaw na kung ikaw ay sila muli. Layanig sa depo, yan ang ginatin ng buong mundo. Patunay mo ang iyong tindigan, ikaw ang hindi sa dep ko. Yan hindi sa dep ko, labanan na banal na kasulatan. Kapayapan magkakamit na sa tunay na unawa. Naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Produksyon, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Wala ang welcome bagay na pinagabalahan. Recall, alamin natin ang tunay na kahulugan. Recall, lugar na malisik ng kasagutan. Ang mamamagitan bilang moderator o host sa debating ito ay walang iba kundi si kapatid na Bashir Sakagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang pinakamawain, ang lahat ng pagpupuri, pasasalamat ay sadyang nauukol lamang sa nag-iisang Panginoon na Panginoon ng lahat ng mga nilalang at may kapangyarihan sa lahat ng bagay na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah at isang mapagpalang gabi, isang mapagpalang pagkakataon at pinagkaloob sa atin ng dakilang tagapaglikha upang ating makasama ang mga kapatid natin na mga makakasama natin, no? Makikipag-debate, makikipag-dialogue at MashaAllah, no? Ito ay isang malaking timpala biyaya sa atin ng dakilang tagapaglikha, no? Alhamdulillah po at syempre po sa mga kababayan po natin, maging objective po tayo, no? Sa mga kapatid nating mga Muslim, no? Yung mga comments no po, pwede po kayong mag-comment, pwede po kayong sumali dito po sa dialogue na ito. Kung meron pong karagdagan na kaalaman sa mga kababayan din po natin, ay welcome na welcome po ang bawat isa sa atin. Iwasan po natin yung mga nakakasakit na mga comment, no? So, kailangan po maging bukas ang puso natin, ang isipan natin. Kaya, ito po ay isang dialogue, debate, na kung saan magaganap sa isang napakaganda pong pagkakataon sapagkat ang isa sa mga kilalang mga ngaral po ng Islam ay magkakaroon po ng isang katunggali o isa sa mga kapatid po natin na isang Katoliko na kung saan makakaharap niya para nang sa ganun makausap niya para maging maayos po ang kanilang pag-uusap, no? So bago po ang lahat ay
Kinakailangan ko po. Ustad, pwedeng pakimute muna yung inyong mic para nang sa ganun. Opo, naging unmute. Di... Opo. Pwedeng paki ano po, pwedeng paki... Mamaya pa po. Ustad, pakimute nyo muna kasi maingay po. Hindi po natin marinig ng maayos yung nag-e-echo po eh. Pag time nyo na po, inshallah po, saka nyo po i-ano po, i... Opo, i-open po yan. So yan, mashallah. No, so bago po ang lahat, ako po ang syempre tinalaga, pinaintulot ng Allah Subhanahu wa Taala na maging moderator, maging host sa ito, sa debating ito, no? So bago po yan, para sa mga kapatid po natin, welcome po ang lahat. Kinakailangan po natin maging bukas ang ating isipan, maging bukas ang ating puso. Bakit po ba kinakailangan nating magdaawa? Ano po ang dahilan kung bakit kinakailangan natin gawin ang mga bagay na to? Unang-una, inutos po ito ng dakilang tagapaglikha. Hindi po inutos po ito ng Okay. At nag-i-intro sila at welcome sa Debaters Convention. Meron tayong debate ngayon between Islam and Catholic. Ayan. At sana ay maging patas ang ating debate ngayon at sana meron tayong magandang debate. So for now, nag-i-intro sila sa kanila at hindi natin po pwedeng nangangaral kasi yung ang kanilang moderator. So yan yung kaibahan sa Debaters Convention. Dito hindi natin parang merong ano sa mga relihiyon ba. Ano lang, debate lang, isang platform lang ng debate. Sana ganun lagi. Shout out pala kay Sispo, ayan, kay John Paul, saka kay Bro Hulo, saka kay Ezra, ayan. Walang room dahil tayo ay ano ngayon, nasa kanilang room. So hindi po pwede. Okay. Pinabati ko pala yung lahat ng mga nasa DevCon. Ayan. Nasa DevCon. At okay. Ang ingay nila. Pero sige lang. Actually, hindi ito Debaters Convention rules. Meron lamang 15 minutes na unang pagpahayag. 5 minutes, 5 lang na pagtatanong. At 5 lang ang tanong. So, napaka-friendly nito. Ayan. Hindi gaya ng Debaters Convention na napaka yung ating rules, napakaganda at talagang merong ipitan. Shout out pala sa kay Bro Ronald, ayan, shout out sa iyo bro. At kay Harry Bulatip, ayan, shout out sa kanya. Mamaya i-on natin yung ating audio pagkatapos nilang parang magdawa yung tinatawag. Ayan. So ang ating rules lang, wala kaming objection actually. So we can answer any kaya nating mag-answer ng kahit ano. Hindi po pwedeng parang out of the topic, parang mga ganun. Walang ganun sa kanila. At tayo po yung hinamon dito, mga kaibigan. Pero, yun. Tayo yung maunang magsalita, kahit sila yung magpapatunay na si Jesus ay
isang Muslim. Ayan. Pinagbigyan natin kasi alam ko malaking tao ito. Minuto po ang oras po ng bawat isa para nang sa ganon maipaliwanag po nila ang kanilang mga dapat ipaliwanag para maging malinaw sa atin pong mga kababayan. At pagkatapos nun, may limang tanong sa bawat isa. So ngayon, uunahin po natin si Brother Russia. Bibigyan natin ng labing limang minuto para ipahayag ang katotohanan na ang pananampalataya ni Jesus ay hindi Islam, kundi Kristyanismo. Yan. So, yan po. No, Brother Russia, at yan po, no? 15 minutes para sa'yo, para ipaliwanag mo sa mga tao, para sa amin, para maging malinaw ito. Kaya, para sa'yo, 15 minutes. Si Brother Russia ng Catholic Faith Defender. Yan po. 15 minutes para sa'yo, kapatid na Russia. Okay. Vista. Maraming salamat sa ating moderator ni Bro Bashir at sa pag-invite sa atin dito sa kanilang programa. At syempre binabati ko din lahat ng nasa Debaters Convention na nanonood na ngayon. At syempre yung ating makaka-discussion si Brother Muhammad Amin Rodriguez. So ako po ay si Russia Vista, no? Isa po akong Catholic, wala po akong katungkulan. At ako po ay nagpapahayag lamang ayon sa aking research at yung aking natutunan. So, umpisahan ko sa isang talata sa Quran, mga kapatid. Sabi dito sa Surah 29 verse 46, at huwag kayong makipagtalo o kayong mga naniniwala, ito yung mga Muslim o kayo, sa mga Hudyo at mga Kristiyano, maliban lamang sa pinakamagandang kaparaanan at mabuting pananalita. So sana ay aasahan ko na ang mga Muslim ay susundin ang salita na ito, na kayo ay magiging ang kaparaanan na mabuti at hindi yung mga salitang nakakasakit. Ayan. So una, patutunayan kong si Jesus ay ang kanyang pananampalataya ay hindi Muslim. At nauna na naming nag-discuss ni Brother Romas na patungkol naman sa Kristiyano. So this is the second topic. Pero dito naman tayo na si Jesus ay hindi Muslim. At yun nga, tayo yung naunang magsalita dito. So una, si Jesus ay hindi Muslim dahil magkaiba ang Jesus ng Biblia o ng unang kasulatan sa tinatawag nilang Isa o Isa ng Islam. So una, ang Isa o Jesus ng Islam ay walang historical figure, mga kapatid. Ang kanyang pagkakilanlan ay hango lamang sa mga nag-iisang revelasyon ni Muhammad sa kalahating milenyo noong nakaraan, pagkatapos na si Jesus, yung historical Jesus, ay nabuhay at namatay nga. So si Jesus ay never naging Isa, mga kapatid. Ang kanyang ina ay isang Aramaic na si Maria. So habang nandito si Jesus sa mundo, ang pangalan niya ay Yeshua, at sa Greek ay Jesu o Yesu. At yung S doon sa dulo, kaya naging Jesus, yan yung ating grammatical ending ng Greek. So nilalagyan nila ng S yon. So walang Isa sa historical Jew and Christian. Wala silang kilalang Isa, mga kapatid. So dito sa historical Jesus, makikita natin dito sa mga outside Bible reference, gaya ni Flavius Josephus, isa siyang Jewish historian, si Tacitus, marami pang mga books about the historical Jesus, na meron talagang Jesus na pinako sa krus, tapos namatay, at yun nga dahil sa doon yung Roman Empire yung nag sa kanya doon sa death penalty. However, yung Isa walang ganon sa history. Pero siguro mamaya ibibigay ng ating kapatid kung meron yung tinatawag na Isa outside the Quran
or yung mga tinatawag nating historical na reference, no? So isa pa sa batayan natin na si Jesus ay hindi Muslim. Itong si Isa ay ito kasing si Isa ng Quran, hindi kasi sila magkatulad, mga kapatid. Jesus is not Isa, no? Yung Jesus, historical Jesus ng Christian, hindi ito Isa. Unang-una, ang nanay ni Jesus, which is si Maria, no? Si Maria, ang tatay ni Maria ay si Joachim, na asawa ni Saint Anne. Habang ang tatay ni Mariam o nanay ni Isa doon sa Quran ay si, no, si Imram, mga kapatid. Ayon dito, mga kapatid, sa Exodus 6 verse 20. Babasahin ko lang. Exodus 6 verse 20. Si Amram married his father, sister Jochebed, who bore him Aaron and Moses. So si Amram, ito yung tatay ni Aaron at na Moises. Pero sa Quran, mga kapatid, ang tatay ni Maria ay si Imran, mga kapatid. Dito sa Quran, basahin natin na sa Quran 19 verse 27 to 28. Sabi dito, "Then she came to her people carrying him. They said, 'Oh Mary, you have done something terrible. Oh sister of Aaron.'" Ayan ha. Si Maria, naging sister na ni Aaron, na kapatid ni Moises. "Your father was not an evil man and your mother was not a whore." So lalabas, kapatid, talaga, itong si Maria, kapatid niya si Aaron at si Moises, at si Jesus, uncle niya, yun nga, uncle niya si Moises, no? At sa ating nakita sa historical Britannica Encyclopedia, maraming history book, na itong si Imran ay isa po siyang nabuhay siya noong 14th century BCE. Kaya imposible na itong si Jesus at yung itong si Isa ay magkatulad or iisang person, no? So si Isa ng Islam, mga kapatid, ay merong tinatawag na Injil, na ang ibig sabihin ay good news. Ito daw yung binigay kay Jesus. However, ang Jesus ng Bible, talagang galing sa kanyang mensahe, galing sa kanyang mensahe, at yun, sinulat na mga yung kanilang tagasunod. Wala siyang libro na dala-dala na pinaggaganyan niya na Injil, no? At marami ding misinformation ang Islam patungkol sa Christian. Una dyan, yung tatlong Diyos, no? Walang ganun sa Biblia na mayroong tatlong Diyos. Marami ding misinformation like sa Trinity. Ang Trinity ng Islam, Allah, Jesus, and Mary. So, hindi, walang Holy Spirit. No? At ang isang pinakabatayan ko din patungkol sa si Jesus ay hindi po pwedeng maging Muslim o hindi po pwedeng maging Islam. Ayon dito sa Surah 6 verse 1663, mga kapatid, sabi dito, "Siya ay walang katambal at sa bagay na ito ako'y pinag-utusan at ako ang una sa mga Muslim." So ito, si Muhammad po ito, mga kapatid, at sinasabi ni Muhammad na siya daw ang una sa mga Muslim. At alam natin si Muhammad, kapatid, si Jesus, 600 years after, nandun na si Muhammad. So imposible na itong si Jesus ay magiging Muslim dahil nga si Muhammad ang una. So first of the Muslim. So kung magbibigay siguro si kapatid na Muhammad mamaya, ito ay isang contradict doon sa Quran kung magbibigay siya ng maraming unang Muslim. So talagang napaka straightforward ang Quran. Sinasabi lagi na Quran is clear. So pag sinabi ng Quran na si Muhammad ang unang Muslim, imposible na meron pang mas nauna sa kanya. At imposible na si Jesus nga magiging Muslim dahil yun nga, nauna si Jesus bago kay Muhammad. Ayan. At ilan pa ba yung time ko? 6 minutes.
Siguro idadako ko ang aking next na punto dito sa Five Pillars of Islam. Pwede nating i-test si Jesus kung sumusunod ba dito sa Five Pillars of Islam. Alam natin ang Five Pillars of Islam, para maging ikaw ay isang Muslim, dapat ikaw ay magsyahada, salat, yung prayer, zakat, tsaka yung ating fasting, at tsaka yung ating pilgrimage o hajj. So, unahin natin yung ating patungkol sa concept ng Diyos, napakaiba, dahil never sinabi ni Jesus yung Allah, never. At Christian ay, si Jesus ay walang kilalang Muhammad, mga kapatid. Wala siyang kilalang Muhammad na huling propeta na sinasabi niya. Walang ganon sa Injil, sa Torah, o kahit anong, kahit sa Biblia, mga kapatid. So si Jesus ay never at never sasang-ayon dito sa shahada na sinasabi nila na the belief that there is no God but Allah or God and Muhammad is the messenger of God. Ito yung central belief ng Islam. At yun nga, hindi kilala ni Jesus si Muhammad, mga kapatid. At ang napakaiba yung Diyos ni Jesus doon sa Diyos Diyos na kinikilala ni Muhammad. Si Jesus, mga kapatid, ang kanyang Diyos ay nag-iisang, ang Diyos na kilala ni Jesus ay nag-iisang creator, mga kapatid. However, itong sa Quran, itong si Allah, ay siya yung isa sa mga creator. So magkaiba yun. Meron tayong isang creator lang at si Allah ay isa sa mga creator. Mababasa natin yan sa Surah 23 verse 14. Sabi dito, then we develop the drop into clinging cloth of blood, then develop the cloth into a lump of flesh, then develop the lump into bones, and the cloth and the bones and flesh, and we brought it into being as new creation. So blessed is Allah, the best of creators. So napansin nyo yung creators doon, that is plural. So ibig sabihin, si Allah, isa lang sa mga manlilikha. Ngunit sinasabi nga dito na siya ang pinaka the best. Pero sa Biblia, wala kang mababasa ni isa na merong salitang creators lang ganon. Puro yan, puro lang yan, creator. Which is ang Diyos lang ang nakakagawa, mga kapatid. At kahit dito sa Quran ay hinahambing si Allah dito kay Baal. Dito sa Surah 37 verse 125. Sabi dito, we ye cry unto Baal and forsake the best of creators. So, creator din yung iba daw, pero yun nga, si Allah ay isa sa pinaka-best nga daw ng creators, which is napakaiba. Ang susunod natin, meron pa akong 3 minutes, susunod siguro natin, puntahan natin yung ating yung next pillar, yung salat o yung prayer. So sa prayer, mga kapatid, no? Si Jesus never nagturo ng 5 times prayer. Walang ganun sa pagtuturo niya. However, si Jesus nagdasal siya ng 3 times, no? Sabi dito sa Mateo 26 verse 44, so he left them and went away once more and prayed the 3rd time saying the same thing. Ayan. Si Jesus po ay nagdasal ng 3 times. So, never nagdasal si Jesus ng 5 times. Ayun nga sa isa sa pillar ng Islam, which is yung tinutukoy ko yung ating Sunni. Kasi sa Shia, 3 times yan eh. At actually, tama ang Shia eh, doon sa 3 times. Dahil sa Quran, sabi dito, Quran 11 verse 114, and establish regular prayers at the 2 ends of the day, and at the approach of the night. So ilang beses tayo magdasal, mga kapatid na Muslim? Sabi dito, and establish regular prayers at the 2 ends of the day and the approach of the night. So 3 lahat, 2 day at approach at night. So walang 5. I think na misunderstood ng ating mga kapatid na Muslim ito. At tungkol tayo sa fasting,
punta tayo sa fasting, si Jesus ay nag-fasting 40 days, walang kain, no? Dito sa Lucas 4:2, sabi dito, sa loob ng 40 araw na tinukso ng Diablo at hindi siya kumain ng anuman ng araw na iyon. So, talagang hindi siya kumain. Pero sa Quran, mga kapatid, kain sa umaga, hindi kakain sa umaga, pero kakain ng gabi. So, hindi yan fasting, kapatid, eh. Actually, merong report dyan na ang mga Muslim, nag-gain pa sila ng weight tuwing Ramadan. No? They gain weight. So, hindi, bakit nag-gain sila ng weight during fasting? So, siguro merong problema nga dito kasi ang fasting nga naturo ni Jesus, hindi talaga kumain. No? Hindi sila kumakain ng siya na 40 days. Sila kumakain. Tapos sa gabi kumakain, sa umaga, ayun. Okay, so next natin, meron na lang akong 20 seconds. Siguro sa pilgrimage, imposible yung pumunta si Jesus sa pilgrimage. At ang alam ko, ayon sa Quran, doon sa pagan Arab pa, merong 360 na idols doon. So imposible na si Jesus ay mag-pilgrimage doon o magturo na doon. Dahil nga merong mga Diyos-Diyos andon. Ayun. Time na. Okay na, bro. Okay, at maraming salamat sa iyo, Brother Russia. At natapos na po yung oras na 15 minuto, no, na binigay natin kay Brother Russia. So sana sa mga kapatid po natin na nagko-comments diyan ay nagbabakbakan na rin sila sa comment section. So sabi ko nga kanina nung una, ano lang po tayo, objective po tayo. Dapat bukas ang isipan at puso natin, ha? So sabar lang sa mga kapatid po natin. So yan po. At ngayon bibigyan po natin ang ating pong ustad ng 5 katanungan para sa paglilinaw po sa mga sinabi po ni Brother Rasha. So, Ustad, Amin, oras mo na para magbigay ka ng katanungan na 5 kay Brother Rasha. Bismillah, Ustad. Masyaallah, tabarakallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulullahil Karim. Ang una kong tanong, pwede bang paki-define mo yung kahulugan ng salitang Muslim, kapatid? Kahit na yung pinakapayak lamang o simpleng kahulugan ng salitang Muslim. Okay, so para sa akin, ang Muslim ay yung sumusunod nga kay Allah at sumusunod dito sa 5 pillars of Islam na tinatawag. At pwede nyo siyang i-research sa kahit sa internet, na talagang ang Islam o pagiging Muslim ay dapat sumunod dito sa shahada, sa prayer, sa alms, sa fasting. So kung hindi ka gumagawa nito, hindi ka tunay na Muslim o Islam. Pwede ko bang sabihin na ang pinakasimpleng kahulugan ng salitang Muslim ay submission to the will of God? Kasi yun talaga yung tunay na kahulugan niya. Kasi sinasabi mo na wala tayong mababasa sa Biblia na salitang Muslim. Pero pag pinag-aralan mo, yung kahulugan niyang submission to the will of God, yun ang ginamit ni Jesus na daan ng kaligtasan. Sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Rabbi, Rabbi, Master, Master, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kundi ang sinumang nagsisitalima sa kagustuhan ng aking Ama na nasa langit. Submission to the will of my Father who is in heaven, submission to the will of God. Yun yung kahulugan ng salitang Muslim. At ginamit ito ni Jesus na yaon lamang ang makapapasok sa kaharian ng langit. The one who submit themselves to the will of God. Yun ang simpleng payak na kahulugan ng salitang Muslim. Tanong, bro. Tanong. Okay, Ustad. Tanong po, tanong. Pangalawang tanong, ibig sabihin, yung sinasabi mong Maria, anak, ibig sabihin yung kapatid na babae ni Harun. Ano ba ang ibig sabihin, ano ba yung pakahulugan mo nito? Kasi yung pakahulugan nito,
basahin mo sa Matthew 1:1. Pakibasa mo nga, please. Okay, ito yung sagot natin. Sinasabi dyan, pakibasa dapat din. Hindi, hindi, sasagot ako, bro. Yun nga, pakibasa mo muna para malaman mo yung ibig kong sabihin. Ito yung sagot ko, bro, dyan sa tanong mo. Yung sinasabi sa Quran na sister of Aaron, sabi dyan, talagang sister yan biologically dahil ang tatay nga ni Maria ay si Imran, na talagang sinasabi din sa Biblia na yun yung tatay ni Moises at Aaron. So talagang namali okay dito para sa akin, ayon dito sa sinasabi ng Quran, na si Maria, si Maryam, ay sister ni Aaron at kapatid niya si Moises. Kasi ang tatay niya si Imran. So, okay, yun. Basahin mo muna yung Matthew 1:1 para malaman mo kung ano yung kahulugan ng sister of Aaron. Hindi siya talaga, ibig sabihin, hindi siya tinatawag na direct. Okay. Ustad, Brother Rasha, okay lang ba? May Bible ako dito, babasahin ko. Hindi, gusto ko magtanong siya. Bro, pag magpapaliwanag sana, bro, doon na lang sa kanyang presentation ba? Pero sa panahon kasi ngayon, magtatanong lang siya eh. Okay. Ustad, pasensya ka na. Mamaya, basahin niyo po, inshallah. Pwedeng basahin ko mamaya. Mamaya, i-ano niyo yan sa time okay niyo. Pero sa ngayon, magtanong na lang talaga kayo. Sige, pangatlong tanong, Ustad. Pangatlong tanong, ibig sabihin, sa Jerusalem, ano ang tawag ng lahat ng tao roon kay Jesus? Ngayon, sa Jerusalem, na kung saan doon nangyari yung kasaysayan ni Jesus, lahat ng tao doon, Kristiyano, Hudyo, mga Muslim, ano ang tawag nila kay Jesus, yung tunay na pangalan niya? Okay, yung katawagan doon sa Jerusalem, ang tinatawag nilang Yeshua. Pero dito sa mga sa amin, tinatawag naming Jesus. So, parehas lang yon. Pero ngunit never binanggit noon sa mga Kristiyano at Hudyo yung katagang Isa. Walang ganong person, bro. Hindi yan si Jesus. So yun yung sagot natin sa tanong mo. Dapat, bro, dapat pumunta ka sa Jerusalem kasi ang tawag lahat ng mga tao doon ay Isa. Walang Yeshua at walang Jesus. Tanong, for your information. Okay, Ustad. Pang-apat na tanong, inshallah po. Pang-apat na tanong, ibig sabihin, alam ba yung kahulugan ng sinabi mong ibig sabihin si Muhammad ang kauna-unahang Muslim? Kasi sa bawat henerasyon ay binanggit din ng mga kagalang-galang ng mga propeta. Tulad halimbawa, basahin mo dyan sa 367 nung kapanahon na niya ni Abraham. Ibig sabihin, sinasabi doon na siya isang Muslim. Ano na ang tanong doon? Ano po yung... Ibig sabihin, parang pinalalabas mo na ang Muslim ay nagsimula lamang sa kapanahonan ni Propeta Muhammad kasi sinabi niya na siya yung kauna-unahang Muslim sa kapanahonan niya. Pero ibig sabihin, hindi yun ang tunay na kahulugan dahil yung sa 367, basahin mo, ipinapakita roon na si Abraham ay isang Muslim bilang patunay doon sa sinasabi mong si Muhammad ay kauna-unahang Muslim sa kapanahonan niya, hindi sa, ibig sabihin, from the very okay beginning. Ito yung sagot natin. Napakaklaro, okay, mga kapatid, sa Surah 6:163 na talagang sinasabi doon na si Muhammad ang una sa mga Muslim at sana hindi mo dadagdagan, kapatid, dahil walang sinasabi dyan sa Quran dyan, sa Surah 6:163, na kapanahunan niya. At alam mo naman, maling magdagdag sa salita ni Allah, di ba? So talagang ang verse na ito nagpapatunay na si Muhammad ay isa sa una sa mga Muslim at imposibleng si Jesus ay maging Muslim dahil yun nga, si Muhammad ay una. Next question, bro. Okay. Nag-ayuno ba kayo ng katulad ng pag-aayuno ni Jesus kahit na isang Kristiyano man lamang sa inyo sa from the very beginning? Meron bang Kristiyanong nag-ayuno ng katulad ng pag-aayuno ni Jesus at nagsagawa ng pagdarasal na pagpapatirapa na katulad ni Jesus o wala? Ikaw ba? Nag-ayuno ka ba ng katulad ng pag-aayuno ni Jesus at nagsagawa ka ba ng pagdarasal na katulad ng pagdarasal ni Jesus? Okay, ang sagot natin dyan, hindi ko kayang gawin ang pag-aayuno ni Jesus na 40 days walang kain dahil for sure mamamatay ako.
at ang ginagawa lang ng Katoliko or yung Catholic, meron kaming fasting doon sa tatlong araw or meron kaming 40 days na hindi kami kumakain ng karne. Pero mga kapatid, hindi namin hindi namin kaya yung ginawa ni Jesus doon sa fasting na 40 days walang kain. At doon sa pagpapatira pa, kapatid, hindi lang si Jesus nagpatira pa, kundi lumuhod din siya. At hindi gaya ng Muslim na tayo, luhod, ano pa bang ginagawa niyo na step by step. Hindi ganon, dahil si Jesus nagpatira pa lang directly. Hindi yung tayo, meron pang parang lumuhod, nakaupo pa, tapos tayo. Basta ganon, walang ganon, kapatid. Next question. Ilan na ba? Lima na ba yun, di ba? Lima na po. So, ang tanong ko lang kasi yung kapatid, kung nag-prostrate ka ba na tulad ng pagpa-prostrate ni Jesus, hindi ko sinasabing, ibig sabihin, gamitin mo yung mga kapaliwanagan tungkol sa Islam. Kung hindi, sabihin mo hindi. Ganun lang kasimple. Sabi ko, bro, yes, bro, pero hindi ganun tulad ng ginagawa nga ni Jesus na hindi kumain 40 days, pero meron kaming fasting. Hindi, yung, okay. yung pagpapatira pa. Pagpapatira pa, bro. Sa amin, meron nagpapatira pa, usually ang mga pare. Pero sa amin, usually ginagawa namin, lumuluhod lang. Ayun yung sagot natin. Okay, Ustad, lumuluhod lang daw, yung mga pare lang daw. Si Brother okay. Rashima. Okay, mashallah. At natapos na po yung limang katanungan na itinanong ni Ustad Muhammad Amin Rodriguez. At syempre po, no, bibigyan po natin at nakikita po natin yung comment section dito ay umaati ka po sa mga comment po dito. Nagbabakbaka na po sila ito. Ha. Dahan-dahan lang po kayo dyan. Paalala lang po sa mga kapatid natin at mga kababayan po natin. So, ngayon po ay oras naman po ni Ustad Muhammad Amin Rodriguez at syempre ipapakilala ko muna siya bago po ang lahat sa mga kababayan po natin na hindi pa po nakakakilala sa kanya, no? Medyo maingay po. Kung meron po kayong monitor yan, medyo pahilaan nyo po kasi nakakasinaan po yan. Opo. At syempre po, no, bibigyan po natin ng 5 minuto na maingay po eh. Opo. So, ngayon po ay oras naman po ni Ustad Muhammad Amin Uy Rodriguez at para po sa mga kababayan natin na hindi pa po nakakakilala sa kanya, si Ustad Muhammad Amin Rodriguez, siya po ay isa sa mga kilalang balik Islam. Siya po ay balik Islam, siya po ay isa sa mga haligi ng balik Islam, no? At siya po ay kabilang po sa nagsalin ng Quran. Yan po, oh. Ito po ang banal na Quran ay kabilang po siya dito sa nagsalin na to, no? Mula Arabic sa Tagalog, no? Siya po ay kabilang sa nagsalin po nito ng Quran na to. So, marami din po siyang mga isinulat na mga babasahin, mga pamphlets po, mga babasahin po, no? At siya po ay marami pong kumukuha ng kaalaman sa kanya dahil siya po ay ibig sabihin, siya po ay kilalang mangangaral ng Islam, no? At ang kanya pong itinuturo sa mga tao ay dawa techniques, no? Kung paano po magdawa ng maayos na pamamaraan. At marami pa po, no, na mga hindi na po natin kailangan pang isa-isahin yun, pero si Ustad Muhammad Amin Rodriguez ay isa po sa mga haligi ng balik Islam at kilala po bilang isa sa mga tagapagpalaganap ng pananampalatayang Islam. Isa pong teacher, isa pong tagapagturo ng mga balik Islam. At syempre po, ipapakilala ko po si Ustad Muhammad Amin Rodriguez at ibibigay po natin sa kanya ang 15 minuto para nang sa ganon patunayan niya na sa Jesus ang kanyang pananampalataya ay Islam at hindi Kristyanismo. Yan po. Bismillah, Ustad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
As-salatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahdina wa ahdibina wa ja'alna sababan liman ihtada wa ba'ad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brother yes, Asha, pakipin mo ng oras, please. Thank you. Yes, naka-time in na. Ang kapayapaan at pangangalaga ng Allah ay sumainyo, gayon din ang habag ng Allah at ang kanyang biyaya at kagandahang loob. Wa asalamu ala manitabi al-huda, kapayapaan at pangangalaga ay para sa iyong sumusunod sa tamang landas. Ang paksa, Islam ang pananampalataya o relihiyon ni Jesus. Hindi lamang si Jesus ang nagtataglay ng pananampalatayang Islam kapag pinag-aralan natin. Lahat ng mga propeta at sugo from the very beginning na nauna kay Jesus, ang kanilang pananampalataya ay pananampalatayang Islam at gayon din, ito rin ang ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kahuli-hulihang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isaalang-alang natin na ang lahat ng kasaysayan ng lahat ng mga propeta simula kay Adam hanggang kay Muhammad, maging kay Jesus, lahat ito ay naganap sa mga Muslim na mga duga. Imposible na ang lahat ng mga propeta ay naganap ang kanilang kasaysayan sa mga Muslim na mga lugar, walang kinalaman ang mga Muslim sa kasaysayan ng mga propeta. Yes, dahil hindi pa tayo nililikha ay hindi hinayaan ng Allah na pagkatapos siya tayong likhain ay wala tayong tatahakin na tamang kaparaanan ng pamumuhay. Na kung kaya siya ay nagtalaga ng isang makalangit na kaparaanan ng pamumuhay upang ito ang ating maging kaparaanan sa ibabaw ng kalupaan. Hindi pa tayo nililikha kapag pinag-aralan natin, sinabi ng Allah sa Quran, Qala ta'ala a'udhu billahi minash shaitani rajim inna dina indallahi al-islam. Walang pag-aalinlangan ang itinalagang kaparaanan ng pamumuhay para sa inyo o sangkatauhan na nagmula sa Allah ay ang tinatawag na Islam. So dito mapag-aaralan natin na sa simula't simula pa lamang na hindi pa tayo nililikha ay itinalaga na ng Allah ang makalangit na batas o kaparaanan ng pamumuhay na siyang dinalang katuruan ng lahat ng mga propeta sa kani-kanilang kapanahunan. Subhanallah. Yan ang isa sa mga katibayan natin. At paano ibinaba ang tinatawag na gabay? Nung pinalayas ang ating mga magulang na si Adam at si Hawa. Sinabi ng Allah, batay sa salin ay bumaba kayong lahat mula sa paraiso at makararating sa inyo at sa inyong magiging saling lahi ang gabay tungo sa katotohanan. Sino man ang susunod sa katotohanang ito, wala silang katatakutan na anuman sa kanilang kahinatnan at hindi nila pagsisisihan ang kanilang nakaraan, kundi ang sa kanilay kapanatagan dito sa mundo at gayon din sa kabilang buhay. Subalit ang sinumang tumanggi at pinasinungalingan ng mga talata, ang revelasyon ng Allah at mga palatandaan, siya ay mananatili roon magpakailman sa impyernong apoy at hindi na siya makakalabas doon. Sa isa pang talata, sabay, kailanman ay hindi maliligaw, kailanman ay hindi magdadalamhati. Kaya hindi pa tayo nililikha ay itinalaga na ang kaparaanan ng pamumuhay para sa atin. At matatagpuan natin sa banal na Quran, chapter 42, verse 13. Mismo sinabi ng Allah. Sinabi mismo ng Allah kung ano ang relihiyon ni Jesus. Sa Biblia, walang nakasulat kung ano ang relihiyon ni Jesus. Pero sa Biblia, sa Quran, kapag pinag-aralan natin, sinabi mismo ng Allah, walang sinuman kundi ang Allah ang siyang nag-utos sa inyo o sangkatauhan ng parehong relihiyon
na kanyang ipinag-utos para kay Noah, at ito rin ang aming ipinahayag sa iyo, O Muhammad, at ito rin ang aming ipinag-utos para kay Abraham, para kay Moses, at para kay Jesus, na sinasabing itatag nyo ang inyong relihiyon at huwag niyo itong pagbahaginin. So, ito yung katibayan natin. At bilang patunay, sa loob ng Biblia, Subhanallah, para sang-ayunan ang kung ano ang sinabi ng Allah sa banal na Quran, sabi ni Jesus, wala siyang babaguhin. Matthew 5:17-18, huwag niyong isipin ako'y naparito upang sirain ang batas o ang mga propeta, ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang tuparin sa pagkakatotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at lupa, ang isang kudlit o tuldok sa katuruan, sa anumang kaparaanan ay hindi mawawala hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. Kaya dito, hindi natin pwedeng sabihin na walang pananampalataya sa Birheng Maria. Yung sinabi mong Imran, yung sinabi mong kapatid ni baba, na babae ni Harun, pinapabasa ko sa iyo yung Matthew 1:1 kasi nakalagay doon yung genealogy ni Jesus Christ, the son of David. Si Jesus Christ ba ay direct na the son of David? Kasi ganun ang katawagan. O kayo na mula, o kayo na galing, o ikaw, Maria, na galing sa lahi ng mga propeta, o ikaw na kapatid na babae ni Harun. Hindi yung direct. Dahil para malaman mo, yung Imran na ama ni Moses at ni Harun ay kasing halintulad din ng pangalan ng lolo ni Jesus, sapagat merong chapter 3, family al-Imran. Imran, ng asawa niya ay Hana, at ang kanyang anak ay si Maria, si Mariam, at ang naging anak ni Mariam ay si Isa. Sa Jerusalem, nungka na merong tumatawag na Yeshua. Wala nang Kristiyanong tumatawag ng Yeshua sa inyo, puros Jesus kayo ng Jesus. Alam mo naman na wikang Aramaic ang wika ni Jesus at walang letter J sa wikang Aramaic. At alam mo rin na yung salitang Christian ay nagmula sa tinatawag na Greek na Christos, na ito yung pinaka-original Greek New Testament. Nung kapanahon ni Jesus, walang Christos, walang Christ, dahil ang tunay niyang title ay Messiah. So paano magiging Christian ang kanyang relihiyon kung walang Christian nung kapanahon ni Jesus, sapagat ang original na title niya ay ibig sabihin Messiah. At alam mo rin na ang salitang Christian ay lumabas lamang o lumitaw lamang nung wala na si Jesus sa daigdig, na umabot muna ng 75 years to 115 years, saka lamang lumitaw ang salitang Christian, na doon lamang tinawag ang CE o Christian era. Sa Acts 11:26, Acts 26:28, and 1 Peter 4:16. Ano ang pananampalataya ni Berheng Maria nung hindi niya pa isinisilang ng malahimala si Jesus? Ano ang pananampalataya ni Berheng Maria? Dahil ang pananampalataya ni Berheng Maria ay ang pananampalataya ng mga dakilang mga propeta at sugo na lahi na kanilang pinagbulan at walang nakasulat sa Biblia. Lalabas na mas magaling pa ang mga pagano kaysa kay Jesus. Ang dahilan ay itinago nila ang katotohanan hinggil sa kung ano ang pananampalataya ni Jesus. Yung pagka-fasting, kasi hindi mo alam yung tungkol sa pagka-fasting. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-fasting siya ng dire-diretso ng walang patid, na katulad ng pagka-fasting ni Jesus, at gusto siyang gayahin ng kanyang mga tagasunod. Pero sinabi niya, huwag niyo akong gayahin sapagkat ako ay pinapakain ng Allah. Ang pamamaraan ng aking pag-aayunan ng walang patid ay ganito ang pamamaraan ng mga propeta, at yun nga ang ginawa ni Jesus. 40 days and 40 nights. Merong pamamaraan ang mga propeta ng pag-aayuno, at ito ay hindi ipinag-utos sa mga tagasunod, at merong bilang pangkahalata na pag-aayuno, at walang Kristiyano ang nag-aayuno na katulad ng pag-uutos ng mga propeta, maging ang pagdarasal na tinatawag na pagpapatira pa.
Ang dahilan para malaman natin ay ibinalik lamang ng Allah ang tunay na katuruan ni Jesus sa pamagitan ng pagkakapahayag ng banal na Quran. Bakit? Kasi ang nangyari, ang mga Kristiyano na tinatawag nila ang kanilang mga sarili na mga Kristiyano ay nagkahiwa-hiwalay sila. Isa lang sa mga sekta, more than 1,000 na mga sekta ang mga Kristiyano na ang bawat isa ay nag-aangki na sila ang tama at ang iba ang mali. Subhanallah. So sino sa kanila ang tama? Katoliko, Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehova, Protestante? Kaya sa kagandahang loob ng Allah, ibinalik niya ang tunay na turo ni Jesus sa pamagitan ng pagkakapahayag ng banal na Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chapter 16 verse 64 and chapter 16 verse 89, ipinahayag namin sa iyo o Muhammad ang Quran upang linawin ng malino na pagkakalinaw ang hinggil sa mga bagay na hindi na nila napakakasunduan sa isa't isa kung patungkol sa relihiyon at sa mga alituntunin nito. At ito ay nagsisilbing gabay at habag para sa mga iyong naniwala. Sa isa pang talata, ibinaba namin sa iyo ang Quran o Muhammad upang linawin ang lahat ng mga bagay at ito ay nagsisilbing gabay at habag at magandang balita sa mga iyong tinatawag nila ang kanilang sarili na mga Muslim. Sa banal na Quran, nung kapanahunan ni Muhammad, siya yung kauna-unahang Muslim. Sa kapanahunan ni Abraham, siya rin yung kauna-unahang Muslim. Sa kapanahunan ni Propeta Noah, siya rin yung kauna-unahang Muslim. Kasi, ibig sabihin, hindi pa tayo nilikha ay itinalaga na ng Allah ang ating relihiyon o pananampalataya. Chapter 22. Chapter 22, verse 78. Millata abikum Ibrahim. Wasammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Islam ang relihiyon ng inyong ama na si Ibrahim. Walang sino man kundi ang Allah ang siyang nagpangalan sa inyo na mga Muslim kahit na sa mga yaong nauna na mga propeta at gayon din sa banal na Quran. Hindi namin dinadagdagan ang banal na Quran. Sinasabi mong dinadagdagan namin? Meron kaming tafsir al-muyassar. Itong tafsir al-muyassar, kasi ang Quran, para sa iyong kaalaman, ay ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maging yung kahulugan ng Quran ay ipinahayag din kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At doon namin kinukuha ang lahat ng kahulugan na aming ipinapaliwanag. Bawal sa amin ang magdagdag na katulad ng ginagawa sa ibang pananampalataya na dinadagdagan at binabawasan nila. Kung hindi Jesus ang tunay niyang pangalan, hindi Jesus ang pangalan ni Jesus kasi walang letter J. Alam mo ba sa aking research na yung Jesus ay pangalan ng paganong Romano? Paganong Romano na ito yung pinaka-supreme God nila? Yung tinatawag na Inri? Isas, Nazarene, Iudrum, Isas, yes, Nazarene, Iudrum. Ano ba yung Isas, kapatid? Yes, Isas, Nazarene, Rexum, Iudrum. Isa na taga Nazarene, ibig sabihin, subhanallah, mashallah, na taga Nazareno, hari ng Hudyo. Hindi Jesus ang kanyang pangalan. Pati yung pangalan niya ay pinalitan niyo. Walang Jesus yung kapanahonan ni Jesus. Hindi siya tinatawag na Jesus sa Jerusalem. Maging sa Biblia ng mga Kristiyano. Walang nakasulat doon na Jesus ang pangalan niya. Sumasang-ayon ang mga Kristiyanong mga Arabo sa kung ano yung revelasyon na ipinahayag ng Allah kay Berheng Maria na ang pangalan niya ay Isa. Ito ay hango sa mga pagano yung salitang Jesus Christ. Hindi ito ang tunay niyang pangalan. Tignan mo sa tinatawag na Gugel. Subhanallah. Kaya itong mga dahilan, ito ang mga kadahilanan kung bakit ipinahayag ang Quran para ibalik tayo sa tunay na katuruan ni Jesus dahil ang sinumang wala
sa tunay na katuruan ni Jesus sa impyernong apoy siya magpakailanman. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Isang napakagandang paglalahad ng katotohanan mula po kay Ustad Muhammad Amin Rodriguez. Alhamdulillah, at yan po, no? Nakikita po natin dito sa comment section, talagang umaatikabo ang bakbakan dito, no? Dahan-dahan lang po kayo dyan, ha? At bawal pong bawal ang high blood, no? So, inshallah po, hindi po natin mabasa yung mga comments lahat po dahil napakadami po, no? Mashallah. Barakallahu fikum sa nagiging bahagi po ng debating ito. Inshallah po, i-share po natin para marami pong mga kapatid natin, mga kababayan ang makinabang sa napakagandang mensahe po na ito ng ating mga debaters na ito, mashallah. At syempre, ibibigyan po natin si Brother Rasha. Brother Rasha, nakamute ka. Pwedeng pa kay unmute ka. Brother Rasha, at bibigyan ka namin ng limang tanong para mag-iba mo ang mga pinagsasabi ni Ustad Amin Rodriguez. Ustad, ready na po kayo? Yung mic nyo po? At i-unmute nyo na po para nang sa ganun, okay, inshallah kapatid. Brother Rasha, okay. Limang tanong. Para na sa ganun, mapabulaanan mo ang kanyang mga okay. Sinabi. So, unang tanong ko, bro. Yung iba, ano rito, sino si nagsalita? Okay, hello? Okay po. So, unang tanong ko, bro. Tinitingnan ko yung inyong suna.com. Kung isi-search ko lang yung pangalang Jesus o Jesus, merong lalabas. Ito ba yung sinasabi mong paganong Jesus, bro, na sinasabi ng mga hadith niyo? Kapatid, kayong mga pagano, kayo mismo ang nagpangalan kay isa ng Jesus, hindi ang mga Muslim. Kaso nga lang, para maintindihan nyo na ang tinutukoy ang tunay na Messiah ay ginagamit namin yung salitang Jesus. Pero kapag pinag-aralan mo sa inyo na mga pagano tulad sa Greek, yung salitang Jesus, siya yung tinatawag na Supreme Guard ni Constantine. Na sila ay, kapag nananalangin sila, ginagamit nila yung salitang Jesus, 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 bilang pagpuri doon sa kanilang Diyos, Diyosan. Pero hindi ito pangalan ni Jesus. Kahit na sa Google ninyo, kayo yung gumawa, itype po yung Jesus, walang Jesus nung kapanahunan ni Jesus. Walang pangalang Jesus. Sa kalamang lumitaw yan, ay matagal na panahon sa kalamang lumitaw yung pangalang Jesus. Subalit nung kapanahunan niya, nung ka na tinatawag siya na Jesus. Kasi meron bang insulto, walang letter J sa wika ni Jesus. So paano magkakaroon ng Jesus? Okay, Brother Rasha. Okay, next question ko. Pangalawang tanong ko, si Jesus ay nag-fasting 40 days, walang kain, at Islam ay nag-fasting, merong kain sa gabi. Ito ba ay magkapareha or magkasalungat, bro? Kapatid, kapag pinag-aralan mo, merong iba't ibang pamamaraan ng pag-aayuno sa kani-kanilang kapanahunan na iniayon ng Allah sa mga hinahinerasyon. Tulad halimbawa, sa kapanahunan ni Maria at sa kapanahunan ni Zacharia, kabilang sa tinatawag na foundation ng pag-aayuno ay hindi sila pwedeng magsalita. Sila ay makikipag-usap sa pamagitan lamang ng senyas. So isa yun sa pamamaraan ng pag-aayuno. Tulad halimbawa si Haring David, nag-aayuno siya ng alternate. Mag-aayuno siya ngayon, bukas hindi, mag-aayuno siya halimbawa pagkatapos noon. Meron ding pag-aayuno na walang patid na tulad ng pag-aayuno ni Jesus.
At ginawa ito ni Propeta Muhammad at gusto itong gayahin ng kanyang mga tagasunod, pero sabi niya, huwag niyo akong gayahin sa ganitong pamamaraan ng pag-aayuno sapagkat pinapakain ako ng Allah. Kapag ang mga propeta pala, kapag nag-aayuno sila ng walang patid, ay ang nagpapakain sa kanila ang Allah. Bilang pagpapagaan sa kapanahunan ni Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, merong certain period na ititigil mo ang iyong pagkain mula sa tinatawag na fajar, ang pamimitak ng liwanag hanggang sa paglubog nito, bilang pagpapagaan sa mga sambayanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung pamamaraan. Hindi namin pinabaliktad kung ito yung ipinag-utos mismo ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayo, hindi kayo minsan nag-ayuno ng tamang pamamaraan na kahulugan ng tunay na kahulugan ng pag-aayuno. Okay, yata Brother Rasha. Okay, next question ko bro. Sabi mo ang Quran ay kanina nadinig ko ang Quran ay hindi napalitan, hindi nagbago gaya ng aming Biblia. Tanong ko dito bro sa Surah 16 verse 101 bro. Basahin ko lang at basahin ko lang at kung aming palitan ang isang talata ng Quran, alang-along baga ang pagwalang bisa, baguhin ang pag-uutos nito. Sumasang-ayon ka ba bro? Ayon dito sa Quran na talagang ang Quran pala ang merong pinalitan na talata at merong binago? Sumasang-ayon ka bro? Kasi kapatid, yan yung abrogation. Abrogation, kapag pinag-aralan mo, kapag pinapalitan ng Allah ang isang talata, pinapalitan niya ito ng kahalintulad o masigit pa kaysa rito. Ang sinasabi kong kung ano mismo yung ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay yun din mismo ang na-preserve hanggang sa ngayon. Hindi siya binago. Tulad halimbawa ng mga scholar nyo, sinasabing 50,000 words error in the Bible. Sinabi halimbawa ng professor nyo na si Barth na ang original ng Biblia ay wala na. Ibig sabihin, hundred of thousand ang ibig sabihin isa mga kamalian. Tulad halimbawa ng King James Version, ang sabi ng Revised Standard Version, maraming grave errors ang tinatawag na King James Version. So ang gusto kong ipaalam sa iyo dito, kung ano mismo yung ipinahayag ng Allah, ay yun mismo ang siyang pinangahawakan ngayon ng mga Muslim. Kung merong inabrogate, ay pinalitan ito ng panibago o masigit pa kaysa rito at ang Allah rin ang siyang nagpahayag nito. Wala kaming idinagdag na tulad ng nangyari sa inyo. Kaya kayo nagkahiwa-hiwalay bilang katibayan. Kasi kung yan ay na-preserve, dapat ay hindi kayo magkakahiwalay sa isa't isa. Nagkakasundo kayo. With all respect, ang nangyari, yung iba, hindi kakabilang siguro, ginawang negosyo ang relihiyon. Ginamit ang pangalan ng Diyos at pangalan ni Jesus. Okay, Brother Rasha. Okay. Pang-apat na tanong. Pang-apat ko na ba ito? Tanong ko... Nawala na. Okay. Nawala na kayo. Nawala ba? Hello, mic test. Okay. Brother Rasha, pang-apat na tanong. Okay, ang pang-apat ko na tanong, bro, ayon dito sa isang hadith, bro, sabi dito sa Jami at Tribiti 2640, na ang Kristiyano, bro. Bro, bro. Hello, bro. Okay, bro, parang out of question yata. O okay lang ba, Ustad? Walang problema, kapatid, para maintindihan natin, inshallah. Okay, sige. At least may pahintulot tayo. Sige. Okay. Kasi, Rasha, go. Okay, kasi go. Sabi niya kanina, bro, nadinig ko na ilang libo, hindi ko lang masyadong 43,000 ba yun or something yung Kristiyano. Pero sabi dito sa hadith nila na meron labang 72 sekta ang Kristiyano. Sino yung mas tama, bro? Ikaw, bro, na sinasabi mong libo-libo ang sekta or ang hadith niyo na sinasabing 72 sekta lang ang Kristiyano, bro? Kapatid, pumunta ka dun sa SEC, Security Exchange Commission. At malalaman mo doon kung sino yung naka-register na napakaraming sekta. Sa Pilipinas lang yun, ha? Hindi pa kasama yung mga iba't ibang sekta. Doon sa mga sektang 72 na kung saan binanggit mo, may magkakaparehas doon. Kaya ibig sabihin, maaring yung iba't ibang itinatag sa SEC, ay magkakatulad ang paniniwala. Tulad halimbawa ng mga Protestant, may mga paniniwalang
si Jesus ay Diyos. At meron namang mga Protestante, tulad halimbawa ng Iglesia ni Cristo, si Jesus ay isang propeta lamang at hindi Diyos. So yung magkakatulad, yun ay isang sekta. Kung ano yung sinabi ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mahati ang Kristyanismo sa 72, lahat ito ay mapupunta sa impyernong apoy. Actually, yun lang yung binanggit mong isa, pero merong karugtong yun. Baka kasi ma-misinterpret ako kapag yun lamang ang binanggit ko sa iyo. Okay. Brother Russia, panglimang tanong. Okay, sa panglima kong tanong, sumasang-ayon ka ba bro na ayon din sa mga hadith nyo na merong isang seksa sa Kristiyano na mapupunta sa langit? Batay sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag pinag-aralan mo kasi dapat naunawaan mo ang Islam, kung papaano nila sinira ang turo ng mga naunang propeta, sinira nila ang turo ni Moses, kaya ipinadala si Jesus para ibalik sila sa tunay na katuwa ni Moses. Pagkatapos ng kapanahon ni Jesus, yung umakis sa kalangitan, ay sinira muli nila ang turo ni Jesus, kaya ipinadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung kaya binalaan ng sugo ng Allah na meron din at marami ang magtatangka na sisirain at babaguhin din nila ang tunay na turo na ipinahayag ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi sila magtatagumpay. Kaya nga yung hadith batay sa kahulugan, mahati ang dinalang katuruan. Mahati ang dinalang katuruan ni Moses sa 71. At mahati rin ang dinalang katuruan ni Jesus sa 72. At ang aking umma ay mahati sa 73. Kasi ang ginagawa ng mga kaaway ng mga propeta ay palagi nilang binabago ang katuruan ng mga propeta, kaya ibinabalik uli ito sa orihinal na kaanyuan sa pamagitan ng pagkakapadala ng panibagong sugo. Dahil sa, at bilang pagkapatuloy ng hadith, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa 71, 72, 73, lahat ito'y mapupunta sa impyernong apoy, maliban sa naniwala sa akin, sumunod sa akin at sa aking tagasunod. Ibig sabihin, may magtatangka at sila ay minority na babaguhin nila ang katuruan na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit hindi sila magtatagumpay dahil sinabi ng Allah sa chapter 15 verse 9 ng Quran, kami mismo ang nagbaba ng Quran na kung kaya kami ang mga ngalaga rito. Dahil ang kasunod natin ay pagkagunaw na ng sandaigdigan. Meaning wala nang darating pang propeta at wala nang ipapahayag na anumang sagradong aklat, na kung kaya mismo ang Allah ang siyang mangangalaga ng Quran. Kung gustong malaman ng tawang katotohanan, naka-preserve ang kahulugan ng Quran sa pamagitan ng Sunnah at na-preserve ang Quran na ipinahayag mismo sa original na wikang Arabic. Kung gusto nilang malaman kung ano yung katotohanan, nandun lahat. Kaya malalaman nila, ito yung inimbentong katuruan. Kaya yun ang gusto ko ipaalam sa iyo. Isa lamang ang maliligtas dahil maraming magtatangka na babaguhin nila, subalit sabi ng Allah, hindi sila magtatagumpay, mismo ang Allah ang siyang mangangalaga nito. Hey, at masya Allah, Brother Russia, tatapos na yung liwang katanungan mo at yan o, at inshallah po ay manatili po tayo sa atin pong paksa, no? Kailangan pong wag po tayong lalabas doon sa atin pong napagkasunduan na paksa, no? Para hindi po tayo lumalabas, no? Kasi may mga comment dito, mukhang out of topic, out of question, the question. So, okay lang po yan. At least humingi tayo ng permiso sa sasagot na kahit na wala doon sa paksa. No? At ganun po si Ustad Amin, mashallah. So Brother Russia, ngayon naman ay pagkakataon mo ulit at para tumindig ka ng 15 minuto para patunayan mo na talagang si Jesus ang kanyang pinamuhay na pananampalataya o relihiyon ay Katoliko Kristyanismo. So 15 okay. Minuto. Okay, maraming salamat at irerabat lang natin yung mga sinasabi ni Brother Muhammad. Actually, gustong gusto ko yung pangalan niya dahil talagang
nakasunod doon sa kanilang propeta na si Muhammad. At bagong-bago lang kanina na sinabi niya na merong libo-libong sekta doon daw sa sect, pero ayon sa kanilang hadith, mga kapatid, meron lamang 72 na sekta, no? At hindi ba nakakapansin yung iba na parang hindi tumugma ang hula ng ating kapatid na Muhammad dito sa ating nagaganap sa mundo, na ang Kristiyano magkakaroon ng iba't ibang sekta, napakadaming sekta, pero sa Quran, mga kapatid, sa kanilang hadith, sa aral ng Islam, meron lamang 72, mga kapatid. At sinasabi niya, lahat daw yun mapupunta sa impyerno. No? Actually, hindi eh. Dahil sabi dito sa kanilang hadith, merong isa dyan. Merong isa na hindi pupunta sa impyerno. At kasama dyan din, akala nila ang ating Kristyanismo lang, ang Christian lang ang magsisekta. Actually, kasama din sila. Meron silang 73 na sekta. Meron tayong tinatawag na Sunni, Shia, di ba? At meron pang iba-ibang mga sekta ang Islam. At I think hindi na, for sure, hindi niya makukumpleto itong sekta na ito na meron 73 na sekta, ang Islam. At doon pa lang sumablay na ang sinasabi. At doon sa pagbabago ng isang talata, no, sinasabihan tayo na ang Biblia binago, kaya mali. Actually, ang Quran pala ang binago, mga kaibigan. Dito sa Quran, verse 16, chapter 16, verse 101, sabi dito, at kung aming palitan ang isang talata, pinapalitan pala ang isang talata ng Quran, alang-alang baga, ang pagwalang bisa, oh, pag walang bisa, tingnan nyo, itong si Allah ay nagbabago, minsan okay, minsan hindi, no? Kaya nga binabago, baguhin ang pag-uutos nito, minsan pwede, minsan hindi, di ba? Kahit dito sa ating yung tinatawag nilang muta, no, yung muta, mga kapatid, ilang beses yang binago, forbidden, pinayagan na naman, tapos forbidden, pinayagan na naman. Ayon yan sa kanilang mga hadith, mga kapatid. Kaya talagang sila yung... Bro! Bro Russia! Excuse me lang muna. Bro, ano tayo? Stick sa topic tayo. Kasi meron kayong napagkasunduan patungkol dun sa pag-uusapan nyo. Yes, bro. Pinagbigyan ka dun sa tanong. Yes, bro. Kanina. Bro, rebata ko to, bro, eh. Ibalik natin doon sa topic natin. Para at least maging fair tayo kasi pinagbigyan na tayo ni Ustad kanina eh. Okay. Sa kanya, sinabi ko sa kanya na tinanong ko na muna kung pwede ba 'yung tanong na 'yon kahit out of topic 'yon. So, at least para ano tayo. Okay, itong pag-uusap natin 'to, hindi lang naman para sa atin 'to eh, para din sa mga kababayan natin. So, bro, ha, pasensya ka na, bro. Okay, bro. Sige, salamat. Okay, so proceed tayo, mga kapatid. Meron pa tayong 12 minutes. Siguro itutuloy ko na lang yung ating latag kanina at minadali natin yung patungkol sa sala, no? Sa sala, sa prayer. Si Jesus ay imposibleng sumusunod dito sa sala ng Muslim kasi ang mga Muslim ay they are facing to Mecca, actually. Sila ay humaharap sa Mecca. Pero alam natin, mga kapatid, na doon sa Mecca, meron doong 300, ilan ba yung Diyos-Diyosan doon? At si Jesus, imposibleng mag-utos na humarap doon sa mga Diyos-Diyosan na yon. Kasi wala pa si Muhammad noon, hindi pa niya sinira yung mga Diyos-Diyosan doon, hindi ang tinira lang niya yung Kaaba, I think. At imposible si Jesus ay mag-utos, no? Mag-utos siya na maghumarap doon. At actually, ang mga Hudyo, mga kapatid, humaharap sila sa Israel, no? Sila ay humaharap sa Israel. Ngunit, yun nga, nang si Jesus si Muhammad ay nakita niya at
binago niya ito at doon na nakaharap nga sa Mecca. Pero si Jesus, mga kapatid, never at never mag-uutos o siya mismo, no, ay maghaharap doon sa Mecca, doon sa merong mga Diyos-Diyosan, doon sa Kaaba, no? At ang si Jesus ay nagdasal 3 times sa Biblia, sa Mateo 26:44, at dapat sana ang mga Muslim sa Quran 11:114 dapat 3 times lang. Kaya actually tama ang Shia dito na talagang 3 lang dapat, hindi 5, no? At si Jesus hindi nagzakat, mga kapatid. Hindi siya nagbigay ng anumang pera. Actually, walang kayamanan si Jesus dito sa lupa. Yung kayamanan niya doon nga sa langit. At ang si Jesus ay nagbibigay siya ng buhay doon sa Juan 8:12 na Jesus, si Jesus ay isang life giver, no? Jesus again spoken to them saying, I am the light of the world. He who follows me will not walk in darkness but will have light of life. Ayan, buhay yung binibigay ni Jesus, hindi po pera yung zakat na tinatawag nila na magbibigay pera kasi wala talagang pera si Jesus dahil nga ang kanyang kayamanan nasa langit, mga kapatid. At alam natin, mga kapatid, dito sa fasting, mga kapatid, no? Ang fasting, mga kapatid, na uso lang ito at nakita ni Muhammad doon sa mga Hudyo, no? So ipapakita ko sa inyo yung isang hadith, mga kapatid, kung paano nakopya dito sa, okay, ikita ko lang. I think, ayan. Dito sa ano, bro, Sahih al-Bukhari 2004, sabi dito, the prophet came to Medina and saw the Jews fasting on the day of Ashura. Nakita ni Propeta Muhammad na si yung mga Hudyo nag-fasting sa Ashura. He asked them about that. They replied, this is good day, that day on which Allah rescued Bani Israel from their enemy. So Moses fasted this day. Nagtanong si Propeta Muhammad nila. The prophet said, we have more claim over Moses than you. So the prophet fasted on that day and ordered the Muslim to fast on that day. So hindi ito talaga inutos, mga kapatid, kundi kung paano nakita lang ni Muhammad ang mga Hudyo na nag-fasting, eh, si Muhammad nag-fasting din. Talagang ang ating kaibigan, ito si Muhammad. Kung ano yung nakikita lang niya sa kanyang paligid, eh yun yung ginagaya niya. Gaya nito talaga, kapatid, no? Nagtatanong si Muhammad, ibig sabihin hindi niya alam ito, no? Nagtatanong si Muhammad, sabi dito, the prophet came to Medina and saw the Jews fasting. So sabi ni Muhammad na nakita niya, we have more claim over Moses than you. So the prophet fasted on that day and ordered the Muslim to fast on that day. Ayan. So kung hindi ito nakita ni Muhammad, hindi ito magpa-fast, eh, mga kapatid. Ayan yung sabi sa kanilang hadith. At balikan natin yung ating iba pang mga patunay na si Jesus ay imposibleng magiging Muslim or Islam. Oh, no? Dahil yun nga, mga kapatid, doon sa Mecca, ayon sa kanilang hadith, meron doong 360 idols. Tingnan natin sa kanilang Sahih al-Bukhari, mga kapatid. Merong idols doon. 360. Search lang natin. Okay. Volume 6, book 60, number 22244. Okay, ayan. Sabi dito, mga kapatid, Allah Apostle entered Mecca and there were 360 idols around the Kaaba. Ayan. So before ni Muhammad, meron na mga idols doon at ang utos sa Islam, humarap doon sa Mecca. Kaya imposible si Jesus maging Muslim at haharap doon sa mga Kaaba, doon sa mga Diyos-Diyosa na yon. No? Dahil si Jesus, mga kapatid, sabi niya sa unang Juan 5:21, doon sa kanyang turo, little children, keep yourself from idols. So, pinapalayo tayo, mga kapatid, sa mga idols.
no? Tsaka yung ating isa pang turo sa Islam, ito yung five pillars of Islam, itong pilgrimage. Imposible si Jesus na pag-pilgrimage doon o mag-hajj doon sa Mecca. Bro, excuse me ta. Bro, mukhang wala yata sa topic talaga yung tinatalakay mo. Pasensya ka na, bro. Kahit sa mga comment, bro, medyo malayo talaga. Hindi, ganito. Ibigay natin doon patungkol kay Jesus Christ. Kasi ang tinatalakay mo sa Islam, bro, lahat eh. Kaya nga bro, ganito kasi bro. Siyempre, pinapa-inihahambing ko yung Islam sa yung tinatawag na Jesus. Kaya sana eh, kung okay lang kay Muhammad, mag-object siya kung ano ba yung ano si... niya. Ustad Amin. Sige, ipagpatuloy mo, Brother Russia Beast. No problem, inshallah. Okay lang po, Ustad. Yes, walang problema. Sige, bro. Kasi ito ay pagpapaliwanagan. Wala, hindi siya debate talaga. Parang dialogue lang pagbabahagyan ng kaalaman. Sige, Brother Russia. Sige, go. Quiet na anong topic mo dyan. Sige, ha? At least, nagpahintulot na yung ating Ustad, inshallah. Okay. Sige, go. Quiet, Brother Russia. Okay, maraming salamat. Actually, mga kapatid. Sige, bro. Actually, bro, pasensya ka na, bro, ha? Sige lang. Actually, sige, bro, mga... tuloy lang, bro. Okay, resume ko yung ating time. Okay, actually mga kapatid, ito ay nasa topic talaga dahil ang pinag-uusapan natin dito si Jesus at kinukumpara natin si Jesus doon sa mga katuruan ng Islam, no mga kapatid? Na kung si Jesus, dito nga sa Biblia, siya yung naglilinis ng kasalanan, sa Quran, yung kanilang bato o yung itong sinatawag nila na Kaaba ang naglilinis sa kanila. Sabi dito sa kanilang hadith mga kapatid, actually ang aking mga idea patungkol sa Islam, mga hadith, ay talagang napakarami at hindi ko po pwedeng ilabas lahat dito sa aming diskusyon. Pero sabi dito mga kapatid sa kanilang hadith, kung sino yung naglilinis o ano yung naglilinis ng kasalanan, sabi dito sa hadith, Sunan Nasa'i 2919, ito ay suna.com, ito ay kanilang hadith mga kapatid. O Abu Abdurrahman, why do I see only you touching these two corners? He said, I hear the messenger, dinig niya yung messenger pala, which is si Muhammad, touching them erases sins. Ayan mga kapatid. So napakaiba. At napakaiba ang katuruan ng Islam sa tinatawag naming Jesus dahil ang Jesus mga kapatid ay siya yung naglilinis ng kasalanan. Mas mainam ang Kristiyano mga kapatid na ang naglilinis sa amin sa kasalanan ay isang tinatawag naming Jesus, no? Tinatawag naming anak ng Diyos na sabi dito sa unang Juan 1:7 na Jesus His Son cleanses of us from all sin. So lahat talaga, no, kaysa itong bato na ito mga kapatid, itong bato na ito, wala namang magagawa ng bato na ito kung anong bato na ito. Dalawang bato to, actually yung dalawang bato na ito, ito yung Yemeni corner at yung black stone, no, na kung hihipo ka daw doon, eh malilinis yung kasalanan mo. Hindi, imposibleng magturo si Jesus ng ganyang katuruan dahil ang utos ni Jesus at ang sabi ni Jesus at ang pangako ni Jesus, no? Sa Biblia, sa sinasabing Injil, uunang mga kasulatan na si Jesus, Jesus His Son, no? Cleanses us from all sin. So napakahirap talaga na mahirap maging Muslim actually. Kasi need mong maniwala dito na itong bato na ito nakakalinis ng kasalanan. No? Mas gugustuhin ko pang itong si Jesus na walang kasalanan, itong si Jesus na tinatawag naming anak ng Diyos na sa extent talagang siya ay Diyos na bumaba sa langit, mga kapatid, ay itong naglilinis ng kasalanan. At meron din yang
verse sa Quran, mga kapatid, na talagang si Allah ang naglilinis ng kasalanan. Meron yan. Pero ito nga, napaka-problematic itong dalawang stone na ito doon sa Hajj, mga kapatid, na kung hahawakan nila o hahawakan nila ang dalawang batong ito ay nakakalinis nga ng kasalanan, mga kapatid. At doon sa posisyon ni Jesus sa pagdarasal, hindi lang si Jesus hindi lang, mga kapatid, nagpatira pa, kundi si Jesus din ay lumuhod gaya ng mga Katoliko. Dito sa Lucas 22, mga kapatid, sabi dito, "And he withdrew from them about a stone throw, and he knelt down and began to pray." So itong si Jesus, mga kapatid, tatak Katoliko, na talagang si Jesus ay nagdarasal, paluhod. Hindi siya nagdarasal yung tayo, tapos yung parang basta merong mga ginagawa ba, yung mga tayo, umuupo. Hindi ko lang for now, hindi ko masyadong ma-explain yung kung paano sila usually yung set. Pero ganun yung Islam kasi magdarasal. Meron silang tayo, upo, terapa, luhod or something. Pero si Jesus talagang directly he kneel, directly he nagpatira pa siya. So para sa akin at para sa mga ebidensya na pinapahayag ko dito, talagang imposibleng si Jesus ay isang Muslim or Islam yung kanyang pananampalataya. So yun lang, magandang gabi sa lahat. Brother Bashir! Nasaan na si Brother Bashir? Mashallah, tabarakallah. Wala na ata. Brother Bashir! Opo. Mashallah. Tapos na si Brother Russia. Opo, tapos na po. Okay, may tanong ako, kapatid. Unang tanong. Opo, sige po. May tanong po kayo. Limang katanungan po yan, Ustad. Pagkatapos okay. Ito, mayroon labing limang minuto, inshallah. Ulitin ko lang to, ha, kapatid. Ha. Meron pang nakasulat sa Biblia noong kapanahunan ni Jesus ay nagturo siya ng Christianity o wala? Ayan, tanong, Brother Russia. Okay, ang sagot natin dyan, meron sa Biblia na ang turo ni Jesus ay Kristyanismo, mga kapatid. At ang isa sa mga turo na ng Kristyanismo, itong isang Diyos. Oh, merong isang Diyos at meron tayong turo ni Jesus na siya ay anak ng Diyos, Son of God, no? At ang turo ni Jesus ay siya ay mare-resurrect. Yan yung turo ni Jesus na yan yung pagiging Kristiyano. Lahat ng Kristiyano nagkakasundo diyan, mga kapatid. So merong tinuro, pero uulitin ko yung sabi ko kay Romas noon pa na walang letra for letra sinabi ni Jesus na itatayo ko yung Kristyanismo, parang ganun. Walang ganun na letra for letra. So yun lang, salamat. Okay, Ustad, malinaw po. Bagay sa Biblia. Meron bang nagawang kasalanan si Jesus batay sa Biblia o wala? Ah, wala, mga kapatid. Never nagkasala si Jesus sa Biblia, even sa Quran. Si Jesus ay isang mabuting bata. Hindi ko masyadong maalala yung ating verse dyan. At sa Quran din, si Jesus ay isang taong hindi nagkakasala. Siya ay isang taong never nagkasala. So sa kami, sa amin, as a Kristiyano, mas mabuting susundin namin itong taong hindi nagkakasala kaysa itong si Muhammad na makasalanan. So, yun yung sagot natin. Paano kung makakakita ako sa Biblia na si Jesus ay nagkasala? Di mali pala ikaw. Brother Russia, I-challenge sa'yo si Ustad. Paano kung makakita daw si Ustad sa Biblia na si Jesus ay nagkasala? Kasi sabi mo, hindi daw nagkasala. Pero si Jesus, sabi ni Ustad, nagkasala. Sabi mo, hindi. Pero may mababasa para sa Biblia. Paano yan? Okay. So, kung meron siyang mabasa na letra for letra si Jesus nagkasala, siguro ay
siguro ay merong mali, pero napaka malinaw sa Biblia, mga kapatid, dito sa 2 Corinthians 5:21 na for he hath made him to be sin for us who knew no sin. So talagang hindi nagkakasala si Jesus, mga kapatid. At kahit dito sa 1 Pedro 2 na talagang si Jesus never at never nagkakasala. So siguro mamaya ipapahayag ni ano yan ni Brother Muhammad. Okay. Next question. Alhamdulillah. Yes. Opo, ano pa babasahin? Tanong. Meron bang mga propeta sa Biblia na mas malinis pa kaysa kay Jesus na hindi man lamang nakagawa ng anumang pagkakasala? Brother Rasha, naiintindihan mo ba? Okay, yes bro. Ulitin ko, gusto mo? Okay na. So wala bang, meron bang mas higit no, kay kang Jesus? Ang sagot natin dyan, wala. No? Dahil si Jesus ang... Ano daw? Wala bro, wala. Dahil si Jesus ang ultimate na walang kasalanan, no? Walang kasalanan dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao para sa amin. Na talagang binabanggit sa Biblia, no? Nasabi dito, who did not sin, no sin. No? No sin, hindi nagkasala. Hindi gaya nitong isang propeta na sinasabi ninyong huling propeta na makasalanan at humingi pa ng kapatawaran kay Allah. So yun yung sagot natin. Paano kung merong maraming propeta sa Biblia na walang nagawa ni anumang pagkakasala? Opo. Paano, Brother Rasha? Kasi sinabi nyo na wala. Bukod kay Jesus Christ, meron pa pala. Sabi ni Ustad, nakasulat din pala sa Biblia. Paano yun? Okay. So kung meron siyang... Nawala ka na, Brother Rasha. Hello, Mike Tess. Okay, brother. Okay, ito yung sagot natin. Okay. Ipakita mo mamaya na merong sinabi na merong taong walang kasalanan, hindi nagkasala, maliban kay Jesus. Ah. Dahil talagang sinasabi sa Biblia, mga kapatid, sa Roma 3:23, na ang lahat nagkasala. No, lahat, kahit propeta yan, nagkasala yan. Kahit si Muhammad, makasalanan. Pero itong si Jesus, napakalinaw sa Biblia, mga kapatid. Si Jesus never nagkasala. 2 Corinthians 5:21, 1 Pedro 2:22, na talagang si Jesus never at never nagkasala, mga kapatid. Bro, paano yun? Panglimang katanungan. Okay. So, Jesus ba ay ipinadala sa mga Kristiyano o sa mga angkan ng Israelitas lamang? Kung siya ay ipinadala sa mga Kristiyano, sabihin mo nga sa akin yung talata na sinabi mismo ni Jesus na siya ay ipinadala para lamang sa mga Kristiyano sa loob ng Biblia. Huwag yung kay Pablo, ha, please. Huwag yung kay Pablo, yung kay Jesus. Kasi sinasabi mo, tagasunod ka ni Jesus, yung dapat sinabi ni Jesus. Pag salungat doon sa sinabi ni Jesus, ang susundin mo, yung sinabi ni Jesus, huwag yung sinabi ni Pablo. Okay. Okay, Brother Rasha. Okay, si Jesus ay para sa lahat, mga kapatid. 1:3:16, sabi dito, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Ito si Jesus. That whoever believes, kahit sino, na maniwala kay Jesus, in Him shall not perish but have an eternal life. So napakalinaw, mga kapatid, si Jesus ay para sa lahat ng tao. Siya ay binigay dito sa mundo dahil sa pagmamahal ng Diyos sa mundo, ay binigay ang kanyang nag-iisang anak, only one son, that kung sino yung sumusunod o mananampalataya kay Jesus ay magkakaroon ng eternal life. So yun yung sagot natin, bro, sa lahat, bro. Okay, Ustad, at yan, kayo na po bahala dyan. I-rebat nyo na po lahat ng pinagsabi niya po. At meron po kayong 15 minuto. Brother Rasha, pakilagyan mo ng time para at least nakikita ninyo yung oras para at least alam natin. Okay, no, so, 15 minuto para kay Ustad Amin Rodriguez. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim.
sa Biblia, with all respect, si Abel, si Joshua, si Job, si Juan, wala silang ginawa ni anumang pagkakasala. Subalit si Jesus, nagkasala siya nung sinabi niya sa kanyang ina, babae. Hindi pwedeng tawaging babae ang isang ina kasi binanggit mo yung Quran. Ibig sabihin, napakataas ang pagrespeto niya sa kanyang ina sa Quran. Pero sa Biblia, inilagay sa kanyang bibig ang salita na hindi naman talaga ito niya sinabi. Babae, ang oras ko ay hindi pa dumadating. Ito isang malaking pagkakasala sa paningin ng Diyos na nag-iisang tagapaglikha. Yes, kaya may kasalanan si Jesus. Batay sa inyong Biblia, subalit yung mga binanggit kong mga propeta ay wala silang nagawa ni isamang pagkakasala. Subhanallah. Ngayon, yung sinabi mong si Jesus ay para sa mga Kristiyano, walang nakasulat sa Biblia. Kasi sa Mateo 1:21, merong isang babae na manganganak ng isang batang sanggol at ang pangalang itatawag sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Batay sa hula, ang ililigtas ni Jesus ang kanyang bayan lamang na siya ay nagmula sa angkan ng Israelitas. Kaya nung siya'y nangaral na, isinakatuparan niya ang hula. Hindi para sa mga Kristiyano. Kasi walang Kristiyano nung kapanahonan ni Jesus. Uulitin ko ha, ang mga tao lamang nung kapanahonan ni Jesus na nakapaligid sa kanya, mga Hintil, mga Romanong, mga Pagano, mga Israelitas, mga Hudyo at mga Samaritano. Walang Kristiyano nung kapanahonan ni Jesus. Kaya sa Mateo 5:6, inutusan ni Jesus ang kanyang mga disipulo. At ang 12 ito inutusan ni Jesus na pinagsabihang, huwag kayong magsiparoon sa 500 ng mga Hintil o sa 5 bahay ng mga taga-Samaria, kundi bagkos ay magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. Inulit niya ito sa Mateo 5:24, hindi ako isinugo kundi sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. At yun din ang nakalagay sa Banal na Quran, chapter 61, verse 6, na si Jesus ay isinugo lamang sa angkan ng Israelitas. Kahit na nung wala na si Jesus sa mga gawa 11:19, hindi nangangaral ng salita ang mga tagapangaral kundi sa mga Hudyo lamang. Maging sa Mateo 19:28, ang hukuman lamang ni Jesus sa kabilang buhay, kasama ng 12 disipulo ay ang mga angkan lamang ng Israelitas. Kaya walang itinuro si Jesus na Christianity sa loob ng Biblia. Inaangkin nyo lang. Yung pangaral ni Jesus hinggil sa nag-iisang tagapaglikha, walang problema yun. Pero ang tinatanong ko sa iyo, nagturo ba si Jesus ng Christianity? Nag-convert ba si Virgin Mary into Christianity? Nag-convert ba si Juan Bautista into Christianity? Si Zacharia ba nag-convert into Christianity? Kung si Jesus ay galing sa angkan ng mga tinatawag na Israelitas patungo kay Abraham, Christianity ba ang reliyon ni Abraham, ng mga Israelitas, ni Moses? Hindi! So dito, ipagpapatuloy lamang ni Jesus, wala siyang babaguhin sa anumang batas o katuruan ng mga propeta. Malinaw, Mateo 5:17-18. Para malaman ng tao kung ano yung katotohanan sa kamalian, ang relihiyon, ibig sabihin ng relihiyon ay makalangit na kaparaanan ng pamumuhay o batas na mismo ang Allah. Siya lamang ang may karapatan nito. Hindi ito pwedeng panghimasukan ng kahit na sinumang tao. Kasi sabi ng Allah, Kul atu'allimuna allaha bidinikum, wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu subhanallah, bikulli shay'in alim. Sabi mo sa kanila, o Muhammad, sa mga Kristiyano, kay Russia Bista, mas marunong pa ba kayo kaysa sa Allah? Gusto nyo bang pagsabihan ang Allah hinggil sa inyong relihiyon? Mas marunong pa ba ang tao kaysa sa Diyos na lumikha sa kanya na siya ay magtatatag ng kanyang relihiyon? Samantalang ang Allah ang siyang ganap na nakababatid ng anumang mga nasa kalangitan at kalupaan at siya ang ganap na nakababatid ng lahat ng bagay. So kapag pinag-usapan ng relihiyon, hindi ito pwedeng itatag ng tao. Dahil kung itinatag halimbawa
ang Iglesia ni Cristo ng 1914, gayon din ang Saksi ni Jehova, itinatabi ng 1914, at ang Romano Katoliko, kailan nagsimula yung Nicene Creed? Ano ang tunay na reliyon at kaligtasan nung hindi pa itinatatag ang mga sektang ito o ang mga reliyong ito? So dito, from the very beginning, bawat mga propeta, sila ang daan ng kaligtasan. Kaya nga sila ipinadala para anyayahan ang tao sa buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan ng kapanahunan ni Propeta Adam ay sa pamagitan ng paniniwala, dalisay na pagsamba sa Diyos na tunay, dalisay at bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya. Ang kaligtasan ng kapanahunan ni Propeta Noah ay paniniwala sa Kanya at dalisay na pagsamba sa Diyos. Ganun din sa kapanahunan ni Abraham, ganun din sa kapanahunan ni Ismael, ni Isaac, ni Moses, ni Harun, ni Haring David, ni Haring Sulaiman. Bawat propeta, sila ang daan ng kaligtasan. Binanggit mo yung ilaw. Yung ilaw, binanggit mo. Hindi mo ba alam na sinabi ni Jesus sa Juan 9:5, ako ang ilaw ng sanlibutan habang ako ay nasa sanlibutan lamang? So hindi na siya ang kaligtasan ngayon kasi wala na siya sa daigdig. Dahil sinabi niya sa Juan 16:12-14, merong darating pagkatapos niya. Marami pa akong bagay sa inyo sasabihin, subalit hindi niyo maunawaan sa ngayon. Kapag dumating ang Espiritu ng Katotohanan, siya ang magsasabi sa inyo ng lahat ng bagay. So yung Espiritu ng Katotohanan na sinasabi ni Jesus, yun ang nagpahayag ng buong Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran chapter 16, verse 102, saka Quran chapter 26, verse 92 hanggang 94. Sinasabi mo yung John 3:16. Pag pinag-aralan mo, ito ay para lamang sa mga angka ng Israelitas ayon kay Jesus. At ayon sa tinatawag na RSB, inalis na yung salitang bigaten. Salitang bigaten. At alam mo ba kung sino ang kauna-unahang tinawag na bigaten sa Biblia? Si Haring David. Hindi pa inaalis ang salitang bigaten sa Psalms 2:7 hanggang sa ngayon, samantalang sa RSB, sinabing ito ay nanghimasok lamang. At hindi sinabi sa lahat ng kakristyanuhan dahil wala ito sa orihinal ng Biblia. Para hindi malaman ng mga tao ang lihim na pagtanggal na ginawa nila. Kaya walang nakasulat sa Biblia na si Jesus ay para sa kakristyanuhan. At sinabi ng Allah, binago nila ang tunay na katuruan. Dahil sa makamundong kapakinabangan, inilihim nila ito. Yun ang katotohanan. Yung sinasabi mong kibla, yung direksyon, marami ka mga sinasabi. Hindi mo ba alam na batay sa Quran ang bawat sambayanan? Sambayanan ni Jesus, sambayanan ni Moses, sambayanan ni Propeta Muhammad ay meron silang kani-kanilang partikular na hinaharapan kapag sila ay magsasagawa ng pagdarasal. At ang sambayanan ni Jesus at ang sambayanan ni Moses ay doon sila nakaharap sa Jerusalem. At nung una, dahil meron pang mga rebulto na 360 sa Makkah, inutusan ng Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pangsamantalang humarap sa Jerusalem bilang kanilang direksyon. At nung nalinis na ito, o what I mean, noong naging naituro na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang dalisay na pagsamba sa Allah, saka ipinahayag sa Quran na ibaling nila ang kanilang direksyon na hinaharapan. Dapat ay naiintindihan natin kasi ang mangyayari, tayo lang yung magpapaliwanag. Ang Christianity kaya nahati sa napakaraming sekta kasi sila yung nagpapaliwanag. Para sa iyong impormasyon, lahat ng mga sagradong aklat na ipinahayag sa kani-kanilang kapanahunan, yung kahulugan din ng mga talatang ipinahayag sa kanila ay ipinahayag din mismo sa mga partikular na mga propeta. Yung sinasabi namin sa iyong mga kapaliwanagan, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga paliwanag niya ay ilham, ibig sabihin, through the inspiration of Allah.
Mismo ang Allah ang nagbibigay sa kanya ng kaalaman at karunungan at ang tinatawag na inspiration upang ipaliwanag ang bawat talata. Kaya meron kaming Quran, itong Quran na ito, kabilang ako sa nagsalin, pwede kang bigyan dito insha'Allah ni Brother Bashir. Better palibuan mo muna yung sarili mo ng intention mo ay hahanapin mo ang katotohanan. Para hindi ikaw yung magbibigay ng sariling interpretasyon. Kasi itong mga kasamaan ko, nung nagbabangkit ka ng kung ano-ano, nagtatawanan lang sila eh. Kasi alam nila yung kahulugan, yung Ashura. Yung sinasabi mo mong Ashura. Yung araw na kung saan nabiyak ang karagatan nung kapanahon na ni Moses. Ibig sabihin, nag-aayun ang mga Muslim. So, nung ito ay nabatid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inutusan niya rin ang kanyang mga tagasunod na mag-ayuno. Hindi sa wala siyang alam, kundi sinanhi ng Allah na mangyari ang ganung sitwasyon mula sa kapahintulutan ng Allah para malaman ng mga tao na ang mga Muslim ay hindi lumalabas de katiting sa tunay na katuruan ni Jesus. Nakalagay sa banal na Quran, pinalitan ng mga yaong tinatawag nila ang kanilang mga sarili na mga Kristiyano ang tunay na katuruan at idinago nila ito sa kanilang mga likuran at ipinagbili nila ito sa makamundong kapakinabangan na walang kahalaga-halaga. Yun ang kadahilanan. Yun ang dahilan kung bakit kayong mga Kristiyano ay nagkahiwahiwalay kayo. Meron sa inyo na si Jesus ay isang propeta. Meron sa inyo na si Jehovah ang Diyos. Meron sa inyo na nagpa-practice ng Sabat. Hindi lahat kayo. Meron sa inyo na si Berheng Maria ay ina ng Diyos. At meron naman mula sa mga kakristyanuhan na siya ay isang dalisay na babae. Kaya ipinahayag ang Quran para linawin ang katotohanan at ibalik tayo sa tunay na turo ni Jesus. Itinago nila yung katotohanan, subhanallah. Ano ang sabi ng Allah? Katiyakan yaong mga naglihim ng mga ipinahayag ng Allah bilang katibayan ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad at sa kanyang dinalang aklat. Nang nagbago nito ay ang mga Hudyo at ang mga pinuno ng mga Kristiyano. Ipinahayag nila ang inilihim nila ang anumang ipinahayag ng Allah. Pagkatapos itong ilantad ng Allah sa mga tao sa pamagitan ng Tawrat at Injil. Sa makatuwid, ilalayo ng Allah ang kanyang awa sa kanila at isusumpa sila ng lahat ng mga nilikha. Sa kabilang buhay, ang mga pinuno ng mga Kristiyano ay mumurahin nila kapag sila ay nasa impyernong apoy na. Maliban doon, inilihim nila ito, subalit patatawarin sila, maliban na lamang kung sila'y manunumbalik at humingi ng kapatawaran sa Allah sa kanilang kamalian at itinuwid ang kanilang pagkakamali at isinilawalat nila ang kanilang itinago na kung kaya sila ang mga yaong tatanggapin ko ang kanilang pagsisisi at susuklian ko ng kapatawaran. So yun ang mga katibayan na binago nila at pinakialaman nila. Actually, ang Biblia, hindi ito ang ipinahayag ng Diyos kay Jesus. Yung binabanggit mong translation ng Bible, mistranslation ng Injil. Kasi ang tunay na kahulugan ng Injil ay Gospel. Kaya nga meron sa inyong Evangelist, Ebanghelyo. Walang sinumang propeta ang pinagpahayagan ng Bible dahil ang ipinahayag kay Jesus nung kapanahunan niya ay Injil at walang Bible nung kapanahunan ni Jesus at hindi ito ginamit ng kanyang mga disipulo sa pangangaral ang tinatawag na Bible. So bakit mo ginagamit ang Bible kung walang Bible nung kapanahunan ni Jesus at hindi ito ang kanyang ginagamit? Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant,
wastaghfiruka wa atubu ilayka wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mashallah, alhamdulillah. So yan po, no, Brother Rasha, nandiyan ka pa ba? At opo, at yan, natapos na po yung 15 minuto na ibinigay po natin kay Ustad Amin Rodriguez para nang sa ganun. Ngayon, pagkakataon nyo naman para tanungin naman si Ustad ng 5 katanungan bilang paglilinaw, Brother Rasha. At pagkatapos nito, meron kang 5 minuto na conclusion. At pagkatapos din ng 5 conclusion ni Brother Rasha, ganoon din si Ustad Amin, inshallah po. At pagkatapos ng doon na po nagtatapos yung atin pong talakayan ito. Inshallah po, Brother Rasha, magtanong okay na po kayo ng 5 katanungan. Ang po una kong tanong, bro, kung si Jesus ay Muslim o Islam, at bakit ayon sa kasulatan, si Jesus ay gumawa ng alak mula sa tubig at sa Islam ay bawal, alam natin bawal ang alak sa Islam. Bakit si Jesus gumawa ng alak na bawal sa Islam kung si Jesus ay Muslim o Islam? Maraming salamat sa una mong tanong. Ganito kasi yon, kapatid. Kaya ipinahayag ang Quran para linawin kung ano talaga ang totoong sinabi ni Jesus at totoong katuruan ni Jesus at ang lahat ng mga propeta, at sabihin din ng Quran kung ano yung hindi niya tunay na itinuro. Kabilang sa inilagay sa bibig ni Jesus ay ang ginawa niyang alak ang tubig. Pero sa Quran, ibig sabihin, hindi niya ito ginawa. Ito'y idinagdag lamang para sirain ang imahe ni Jesus sa mga tao. Kaya nga sinabi ko sa iyo, di ba? Walang Biblia nung kapanahon ni Jesus at hindi ito ipinahayag ng Diyos kay Jesus. Yun ang dapat mong malaman. At yung alak sa paraiso ay alak na walang pagkalango, na hindi katulad ng alak dito na nakasisira sa katawan ng isang tao. Kaya bawal dito ang alak kahit na isang sip-sip lamang o isang kaunting tikim lamang. Kaya yun ang sagot ko sa iyong katanungan. Mashallah. Sige, Brother Rasha, pangalawang tanong mo. Okay, so next na tanong ko, bro. Sige. Tinututulan mo ba lahat ng translation ng Quran na makikita natin sa internet na ang Injil ay trinanslate nila as a Bible? Kung merong mang nagsalin ng kahulugan ng Injil into Bible, alam mo sa sarili mo na ang Bible ay galing sa wikang Greek, na ang ibig sabihin ay Biblios, by, ball. Kaya nga tinawag itong lumang tipan at bagong tipan dahil sa salitang Bible o Biblios or composed of different books. Pero ang original talaga na kahulugan ng salitang Injil ay Gospel at Ebanghelyo, yun ang original. At noong kapanahonan ni Jesus ay walang Bible. Okay, Brother Rasha. Pangatlong tanong, bro. Okay. So pinapahayag mo kanina, bro, no, na nakurap yung Injil na sinasabi at saka yung Torah. Saan yan mababasa sa Quran, bro, na hindi naprotektahan ni Allah yung mga kasulatan at ito lang yung Quran talaga ang naprotektahan niya? Saan yan sa Quran, bro? Masha'Allah, tabarakallah. Napakaraming talata, kapatid, ha? At iisa-isahin ko sa iyo kung ano yung mga talata. Pakisulat mo na lang. Okay. Okay. Sulat mo. Isulat mo na lang. Chapter 5, verse 14. Chapter 57, verse 27. Okay, yun ang ilan sa mga mismo ang Kristiyano ang nagbago ng katuruan ni Jesus. Yun ang nakalagay sa Quran. Ngayon, yung sinasabi mong hindi na pangalagaan ng Allah, kasi para malaman mo, itong mga sagradong aklat ay naroon sa Allah na tinatawag na
Allaw al-Mahfud. Merong lugar na doon nakatala ang lahat ng mga bagay. Nandun lahat ng mga sagradong aklat. Doon na preserve ang lahat ng sagradong aklat. Yung kapakapanahunan ng mga propeta, ipinagkatiwala ang pamamaraan ng pangangalaga na ng Allah ay ipinagkatiwala ito sa kani-kanilang mga tagasunod. Nung nangamatay na ang mga tagasunod, ay ibig sabihin, unti-unti itong nabago. Tulad ng limbawa ng kapanahunan ni Jesus, ipinagkatiwala niya ito sa mga disipulo. Yung binabanggit na 12 disipulo sa Biblia, I doubt hindi iyan ang mga disipulo kasi pangalan ng mga Kristiyano. Eh wala namang Kristiyano nung kapanahunan ni Jesus. So ang pamamaraan ng pangangalaga ng Allah nung kapanahunan, bago ipinadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pamagitan ng isinasalin ang katuruan sa mga tagasunod nila. At yung tagasunod nila ay isasalin naman ito sa kanilang mga estudyante hanggang sa unti-unti itong nabago. Ngayon, sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ang kasunod natin ay katapusan na ng mundo, wala ng propeta at wala ng sagradong aklat na ipapadala bukod sa Quran, mismo ang Allah ang siyang mangangalaga nito. Kaya mapapansin mo, milyon-milyon kung hindi man libo-libo ang nakasaulo ng Quran kasi inilagay ito sa bawat puso ng tao. Yun ang pamamaraan ng pangangalaga. Pero sa inyo, walang sino man ang nakasaulo ng Biblia. Meron nga nasiraan ng ulo dahil sa pagbabasa ng Biblia. At maraming ganyan sa inyo kasi hindi kasi ito salita ng Diyos. Ayon sa inyong mga scholar. Yung scholar nyo ang nagsasabi. Hindi yung mga Muslim. Of course, sinabi ng Allah na hindi yan salita ng Diyos. At binago ninyo. Pero maraming nasiraan ang ulo. Pumunta ka sa Luneta, ang daming sira ang ulo doon. Kahit saan ka pumunta, pinagtatalunan. Okay. Pinagtatalunan ng Biblia. Kami ang tama, kayo ang mali. Sa lahat. Bilang sumpa sa kanila ng Allah. Sumpa ng Allah kasi binago nila yung tunay na turo ni Jesus. Chapter 5, verse 14. Yung mga Kristiyano mismo ang nagbago. Inshallah, mga... Okay, next okay, question. Okay, mashallah. Okay. Sige, brother Rasha. Pang-ilang to? Pang-ilang question ko to? Pang-apat na yun, bro. Pang-apat. Ito yung pang-apat kong tanong. Bago ako magtanong, mag-premise ako dito sa Surah 5, verse 69, bro. Sabi dito, believers, Jews, Sabians, and Christians, whoever believes in God and the last day and those what is right shall have nothing to fear to regret. At ayon din doon sa Surah 262, ang mga Kristiyano ay merong reward sa kanilang Panginoon. Tinututulan mo ba ito, bro Muhammad? Actually, hindi ko siya tinututulan, pero kinakailangan is malaman mo yung kahulugan. Meron yung panuntunan eh. Tatlo yung panuntunan niya. Kinakailangang naniwala sa Allah. Eh wala nang mga Kristiyanong naniniwala sa Allah sa tunay na kahulugan ng paniniwala sa kanya. Sinasabi niyang meron siyang anak. Tatlong persona. At naniwala sa kabilang buhay. Wala nang Kristiyanong nakakalang kung paano babalik si Jesus sa dulo ng panahon, kung anong araw ng muling pagkabuhay, kung ano yung eksaktong magaganap sa kabilang buhay. So ang ibig sabihin, wala nang nakapagpanatili. Yung tunay na talagang mga tagasunod ni Jesus at tagasunod ng mga propeta. Yun ang pinag-uusapan doon kasi may panuntunan. Naniwala sa Allah. Yes, naniwala sa araw ng paghuhukom at gumawa ng kabutihan. So with all respect, sa paningin ng Allah, wala nang Kristiyano ang gumagawa ng kabutihan, meaning nakapagpanatili sa tunay na katuruan ni Jesus. Kaya yun yung tatlong panuntunan. Naniwala sa Allah, sa huling araw, at gumawa ng kabutihan. At hindi makakapasok ang mga Kristiyano sa tatlong panuntunan ng Allah na binanggit mo na okay. Dalawang talata sa Quran. Okay, maraming salamat. Ustad, nawala ka. Then, ako ba yung nawala o kayo ang nawala? Okay, si Ustad. Ikaw siguro ang nawala. Basta huwag ka lang mawawala sa nang tamang landas. Okay. So panghuli kong Russia. Okay, so ang panghuli kong tanong, fifth question ko.
Sige. Kung sinasabi sa Quran at sinasang-ayunan nyo mo naman ang mga Kristiyano, kung sila ay maniniwala sa Diyos at sa huling araw, ay sila ay huwag mangamba, sila ay merong gantimpala sa Allah. At ayon din dito sa Quran 19 verse 71, dito ko magtatanong bro. Sabi dito sa Quran 19 verse 71, at walang sino man sa inyo ang hindi magdaraan sa ibabaw nito, impyerno. Ito ay isang itinakda sa kapasyahan ng iyong Panginoon. Alin yung pipiliin mo, bro? Itong Muslim na walang sino man sa inyo na magdaraan sa ibabaw ng impyerno, o itong Kristiyano na merong gantimpala kay Allah? Saan yung pipiliin mo, bro? Okay. Mashallah, tabarakallah. Lahat ng tao sa araw ng muling pagkabuhay, simula kay Adam hanggang sa huli-huli ang saling lahi, ay nandun silang lahat. At lahat sila ay dadaan sa tinatawag na sirat o tulay. Lahat. Lahat ay ibig sabihin daraan doon. At yung mga tumanggi sa katotohanan ay mauhulog sila doon sa tulay, at ang nasa ilalim ng tulay ang tinatawag na impyernong apoy. Ngayon, ibig sabihin, dun sa binanggit mo sa 62 sa kayong chapter 5 na sinasabi mo, ito yung kahulugan niya, ha, para malaman mo. Sinabi ng sugo ng Allah, sumusunpa ako sa Allah na siyang nagtatangan ng kaluluwa ni Muhammad, walang sino man mula sa mga Hudyo at mga Kristiyano ng kasalukuyang henerasyon ang narinig hinggil sa akin, pagkatapos ay namatay sila nang hindi sila naniwala sa mensahe na kung saan ako ipinadala, kundi sila'y sa impyernong apoy magpakailanman. Ang isa sa panuntunan ng binanggit mo, kinakailangang maniwala sila kay Propeta Muhammad. Kasi doon sa tinatawag na Taura at doon sa Injil, nakasulat doon original na si Muhammad ay darating. Sinabi sa chapter 61 verse 6 ng banal na Quran, mismo si Jesus ang nagbigay ng magandang balita na merong darating pagkatapos niya na ang pangalan ay Ahmad. So isa sa panuntunan, para sila ay makapasok sa paraiso, kinakailangang maniwala sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang pagtanggap kay Jesus ay pagtanggap kay Muhammad, at ang pagtanggi kay Propeta Muhammad ay totally okay. Pagtanggi kay Jesus. 1,000,000%. Okay. Subhanallah. Okay, Brother Rasha. Okay, tapos na, Brother Rasha. Okay, ngayon po ay bibigyan natin ng 5 minuto si Brother Rasha sa bilang conclusion, no? So magtatapos na po ito. So Brother Rasha, sige, ibuhos mo na lahat ng mga gusto mo para at least malaman ng mga tao kung ano talaga yung katotohanan. So baka sakaling may magbalik Kristiyano diyan. Yung mga nagko-comment diyan, ha. Hindi na namin kayo isa-isa, nako, napakarami nyo. No? Si Brother Rasha ay kaibigan po natin 'yan. So kung meron pang hindi nyo gusto na naririnig sa kanya, ipagdasal na lang natin na gabayan sila. Kung hindi man si Brother Rasha, yung isa sa pamilya niya, mga kaibigan niya, o sa mga kaibigan niya, o kahit na sino pa man. So dito po, ginagawa natin to para sa ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan po natin, sa Islam, hindi po kailangan ng miyembro. No? Hindi po natin kailangan mag-akay. So, hindi natin pwedeng pilitin ang kahit na sinong tao. So, yan, Brother Rasha. Pasensya okay. Na po kayo dyan sa mga nagko-comment, ha. Diyan kayo, sige, magbakbakan kayo dyan. No? At dahan-dahan lang kayo, no? Sabar lang, mga kapatid, sa mga comment. So, Brother Rasha, 5 minuto. Conclusion. At ito na po yung pagtatapos po ng debate, inshallah po. Okay, so ito yung conclusion ko. At ang paalala ko lang sa ating mga kaibigan nating Muslim. Ito ulit, Surah 29 verse 44, na huwag kayong makipagtalo sa amin. Kaming naniniwala itong mga Kristiyano at Hudyo. Huwag, bro. Maliban na lamang sa pinakamagandang kaparaanan. Gaya nito at mabuting pananalit na. So, yan yung advice ng Quran para sa inyo dyan sa ating mga nasa comment. At
tayo ay nagpapahayag lamang kung ano yung binabanggit sa inyong mga hadith, sa inyong Quran. Never tayong nagsalita dito ng mali, no? At kung sinasabi ng Quran na si Muhammad ang unang Islam, eh wag na wag tayong tututuloy, mga kapatid, no? Si Muhammad ang unang Muslim, kaya napaka-imposible na si Jesus ay magiging Muslim dahil si Jesus ay nauna pa kay Muhammad. At si Muhammad nga yung unang Muslim. Kahit tingnan nyo sa mga encyclopedia, mga kapatid, that is standard reference. At ang founder talaga ng Islam o yung Muslim ay si Muhammad talaga. At I think for sure hindi sa sang-ayunan ng mga ng kapatid natin na si Muhammad na ito. Pero yun nga, hindi naman kami nagsulat nito. So kung merong problema siguro sa mga binabanggit ko na mga argumento gamit ang Quran at Hadith, siguro need natin i-test talaga yung ating pananampalataya. At huwag tayong magiging fanatic ba, kumbaga. Ako kasi, mga kapatid, before ako naging Catholic, ako po ay isang ateista, no? So ako po ay noon hindi naniniwala na meron talagang Diyos. Pero nang nalaman ko ito, napatunayan ko, at talagang wala akong choice kundi dito lang talaga sa Kristyanismo, dahil ito ang tama. Ang Diyos namin ay makapangyarihan. Ang Diyos namin ay nagliligtas ng tao kahit kaming lahat ay makasalanan, no? Eh, hindi dahil dito sa paghipo lang ng bato, ng dalawang bato, yung sa Yemeni at saka sa Kaaba, para malinis ang kasalanan. Ayan. At si Jesus talaga yung aming pinakasentro na maglilinis ng aming kasalanan, mga kapatid. At si Jesus, yung kanyang sala, 3 times. Sa Islam, 5 times. No? Pero sa nakalimutan kong itanong kung si Jesus ba isa Sunni o Shia. So, pasensya na. At kasi merong sa Islam din na world, Islam world, nag-aano din sila dyan eh. Nag-aanuhan sila kung sino yung tunay na Muslim ba. Yun nga yung binasa natin sa kanila sa hadith kanina, na meron ngang sekta, dadami yung sekta ng Kristiyano, dadami yung sekta ng mga Hudyo, dadami yung sekta ng mga Islam, pero isa dyan ay pupunta nga at hindi pupunta sa impyerno. Ang tanong dyan, kung sino kaya, no? Sino kaya? At dyan din napapatunayan, mga kapatid, na ang Kristiyano talaga, meron talagang isang sekta dyan na pupunta sa langit. At ang iba, pupunta sa impyerno. Yan yung sinasabi dyan. So, yun. Para sa akin, ayon sa aking mga ebidensya, ang bumagsak si Jesus sa 5 pillars of Islam, yung ating tinatawag na Shahada, no? Si Jesus ay walang kilalang Muhammad. Iba yung Diyos ng Quran sa Diyos ni Jesus. Iba yung prayer ni Jesus. Si Jesus ay nakaharap sa ang turo ni Jesus doon sa mga Hudyo. Sila ay nakaharap sa Israel. Ang turo naman ni Muhammad, doon sila nakaharap sa Mecca. At imposible si Jesus naman haharap doon sa Mecca na merong Diyos-Diyosan. Merong 360 something doon. Tsaka si Jesus ay nag-zakat. Imposible, dahil si Jesus ay wala po siyang kayamanan dito sa mundo. Kung titingnan nyo yung ating history ng si Jesus, isa po siyang isa lang normal na Hudyo. At talagang nagpapalaganap ng salita ng Diyos. At fasting, si Jesus ay nag-fasting 40 days, walang kain. Ang mga Islam, fake fasting kung tawagin, dahil hindi nga kumakain sa umaga, pero kumakain naman sa gabi. So, walang pagbabago, kapatid, no? Kain umaga. So, yun. Maraming salamat at dito lang muna ako, mga kapatid. Shalom sa lahat. Okay, brother Rasha, maraming salamat sa iyo, no? At sa iyong kampo, no, sa mga kapatid at kapatiran natin diyan. So, pagka may mga pastor tayo diyan na gustong humarap, welcome na welcome po kayo. Oo. Sige, Brother Rasha. Maraming salamat sa iyo. Hindi na natin narinig si Brother.
Sige bro, thank you ha. Next time ulit bro. Ipa-conclude mo muna si ano bro. Oo. Magiging okay ka na namin. Oo, salamat. Ano, pag-conclude mo na si Muhammad bro ng 5 minutes para madinig din sa okay, live okay, namin. Okay, Ustad. Assalamualaikum. Oh, ngayon Assalamualaikum ay panahon. Salamat po kagada kato. Assalamualaikum. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wabaad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I-correct lang natin na hindi kailanman nag-founder si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Islam. Walang karapatan ang kahit na sino mang mga propeta na kagalang-galang na napakataas ng kanilang antas sa paningin ng Allah na sila ay magtatatag o magpa-founder sila ng religion. Hindi pa tayo nililikha, sinabi ng Allah, chapter 3 verse 19, Inna dina indallahil Islam. Walang pag-aalinlangan ang itinalagang kaparaanan ng pamumuhay para sa inyo. Subhanallah, isang makalangit na mismo na nagmula sa Allah. Walang pag-alinlangan ang itinalagang kaparaanan ng pamumuhay para sa inyo o sangkatauhan na nagmula sa Allah ay Islam. Meaning, from the very beginning ay Islam na ang katuruan ng lahat ng mga propeta. At chinalenge ng Allah ang lahat ng mga Christian. At kapag ito ay napakunayan ng Kristiyano, mali ang mga Muslim. Sa chapter 2 verse 111 hanggang 112, sinabi ng Allah, sinasabi ng mga Kristiyano at sinasabi ng mga Hudyo, hindi kayo makakapasok ng paraiso hanggat hindi kayo nagiging isang Kristiyano, hanggat hindi kayo nagiging isang Hudyo. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, ito'y kanilang bigong pagnanasa. Magpakita sila ng katibayan kung sila'y matapat sa kanilang pag-angkin. Sapagat hindi ang kanilang inaakala ang siyang katotohanan, kundi ang kaligtasan ay ang sinumang isinuko ang kanyang sarili at gumawa ng kabutihan. Yun ang kahulugan ng salitang Muslim. Sa kanila ay walang dapat nakatakutan at hindi sila magdadalamhati. Hanggang sa katapusan ng sandaigdigan, walang sinumang Kristiyano ang makapagpapatunay na Christianity ang itinuro ni Jesus. Kaya nga sinabi ng Allah, sabihin mo sa kanila, O Muhammad, o mga angka ng kasulatan, o kayo na pinagkalooban ng mga naunang kasulatan, huwag kayong lumampas sa hangganan ng inyong relihiyon na magsabi ng anuman kundi pawang katotohanan lamang. At huwag niyong sundin ang pagnanasa ng mga taong mga nanganigaw na nauna sa inyo at iniligaw nila ang marami at iniligaw din nila ang kanilang mga sarili mula sa tamang landas. Chapter 5, verse 77. At bilang paghamon din ng Allah, maraming paghamon ng Allah. Partikular kay Jesus, sinasabi mismo ng Allah, kala ta'ala, audu billahi minasyaitani rajim, Dalawang minuto pa, Ustaz. Bismillah. Hinahamon ng Allah ang mga Kristiyano. Sabi ng Allah, ang katotohanan ay mula lamang sa Allah. At huwag niyong ibilang ang inyong mga sarili sa mga nag-aalinlangan. Kung sino man sa inyo may pag-aalinlangan, halina kayong lahat at magtipon-tipon tayo. Isama natin ang inyong mga anak, ang aming mga anak, ang inyong mga kababaihan at ang aming mga kababaihan. Ang inyong mga sarili at ang aming mga sarili. Pagkatapos ay manalangin tayo ng taimtim sa Allah. At hilingin natin ang sumpa sa mga yaong hindi nagsasabi ng katotohanan. So yun ang panuntunan. Hinihiling ko ang sumpa na pagkamatay sa akin mismo ngayon sa harapan ni Russia Vista at sa lahat ng mga nakikinig. Ang sumpa na pagkamatay sa akin, sa aking pamilya at sa mga Muslim ngayon mismo kung si Jesus ay nagturo ng Christianity. Siya ay Diyos at siya ay anak ng Diyos. At kung merong contradiction sa Quran, hindi mangyayari ngayon sapagkat hindi maaaring magsinungaling ang mga Muslim. Ito lamang ang maibabahagi namin sa inyong kagandahang loob dahil galing kami sa pagiging Kristiyano.
Pinag-aralan namin ito. Kaya hinihiling ko sa Allah na pangalagaan ang lahat ng mga mamayang Pilipino mula sa mga kasinungalingan at maling katuruan at hindi nagtuturo ng tunay na turo ni Jesus at manaig at mangibabaw sa kanila ang katotohanan. Amin. Subhanaka lahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir dawana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah at natapos na po yung... Pwede ba lang ki kapatid ki Russia Vista, pwede bang kung gusto niya sa susunod talakayan Jesus, sugunang Allah, hindi Diyos. Kung gusto niya lang. Pwede, pwede. Opo, inshallah. Marami po tayo. Okay. Bro Russia, meron pa ba tayong mga kapatid na mga pastor dyan para lang sa ganon? Gusto talaga natin na magkaroon ng ganito. Kung baga, meron, friendly discussion ito, friendly debate o friendly dialogue, kung baga. Oh, meron. Interpret. Meron. Actually, nasa comment box si Fernando Camacho, baka gusto daw niyang matalakay daw din si Bro Muhammad. I think kilala yes, okay, na ni Bro Muhammad si Fernando Camacho ng SDA. Tsaka si meron po ditong mga pastor at mga pastor ng Born Again at ang iba't ibang ano na gustong makatalakayan na itong si Bro Muhammad na isa pala ito sa yun na hinahangaan namin ito dahil maraming views din ito sa YouTube eh. Kaya yun maraming salamat talaga sa pag-imbita dito sa inyong programa at yun mabuhay kayo lahat. Okay, brother bro Russia, yes, tuloy-tuloy bro. Na to basta gawin natin tuwing isang buwan siguro mga dalawang pastor o kahit na isa o dalawa mas maganda kaya tatlo para magkaroon tayo ng program kasi tayo para sa atin lang naman to para yes. Sa mga tao para yes. Matuto sila magkaroon sila ng kaalaman kasi sa kasi sa atin dito wala na talagang magka-convert eh. So ano to para sa ating mga tinatawag na audience pa na yun. Opo, para sa mga kababayan natin. Nasa ganun matulungan natin sila makita nila yung katotohanan. Tama sa. Yun lang naman eh para si Ustad nag-usap na kami na every kada isang buwan eh mayroong dalawang ganitong pag-uusap. So, yun. So, yan. Sige bro, salamat bro. Salamat at mag-PM. Message mo lang ako. Oh, message tayo. Oh, bro. Para oh, sige. Para mag-usap tayo patungkol dito sa mga activities natin. Ito yes, bro. Ay yes, bro. Napakaganda. Yes, bro. Yes, bro. Oo, magkakaibigan tayo, bro. Oh, syempre, syempre. Oo, si Ustad. Ah, Ustad. Mashallah. Jazakalakir. Barakallahu fiik sa inyo. Sa lahat ng mga kapatid. Inshallah. May sasabihin pa kayo, Ustad. Bro, pasalamat ka muna sa nasa live namin, bro. Meron kaming 50 live viewers dito. Pasalamat ka muna. Maraming salamat sa iyo, kapatid, Russia Vista, at sa grupo mo. Sana sa pamamagitan ng gabay at habag ng Allah, kung ano yung katotohanan, ay mangibabaw sa ating lahat at sa lahat ng mga mamamayang Pilipino. Amin. Okay, yun. Okay, so, ayun, dyan po sa convention na debaters, no, bro? Russia. Yes, bro. Yes, bro. At alam ko, siguro, kilala niya naman siguro ako, di ba? So, marami mga pastor dyan, marami mga nandiyan dyan. So, welcome po kayo. Ito na po yung simula natin para magkaroon tayo ng ganitong pag-uusap. Welcome po. I-PM nyo lang po ako at sisimulan po natin ito. Para nang sa ganun, para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Welcome na welcome po sa mga ganitong gawain. Basta maayos lang, no? Hindi tayo lalabas sa walang ano, kumbaga wala nang respeto, di ba? So, tuloy-tuloy lang tayo. Oo, so, welcome po. Ito po yung gusto rin po namin, no? So, yon. At sige bro, at
Maraming salamat po, Barakallahu fikum, sa lahat po ng nag-comment, lahat na naging bahagi po dito sa programang ito, sa debate ni Ustad at ni Brother Rasha. At tuloy-tuloy na po ito. Basta ito okay, na po yung so, gagamitin nagtatapos. Po natin. Napakadami pong mga... Ang ating debate ngayon between sa akin, Rasha, versus Muhammad, isang translator from Arabic to Tagalog. At maraming salamat sa sumusuporta din. Shout out ko si Christian Savior na isa sa tumulong sa akin at yung aking mga kapatid dyan na Kristiyano. At ito ay laban natin kumbaga. Tayo ay nagkakaisa pag titling sa Kristiyanismo at Okay. Sige bro, alis na din ako bro. Okay, yun. At natapos na nga yung debate namin between Islam and Catholic. At next future debate natin, merong debate si Fernando Camacho ng kay yung moderator na yon si si Hab ba yun? Pasensya na. Si yung moderator kanina. Ayan. At meron silang debate ni Camacho. Ayan. At sino pa ba? Maghahain pa tayo ng maraming debater sa kanila at susubukan natin na maging mas maayos pa siguro, mas malinis pa na debate. I think alam din nila na ang Debaters Convention ay isang matagal na pagdating sa pagkikater ng debate. Alam nila yung kung paano, kahit maliit lang yung viewers namin ha, maraming nakakaalam ng Debaters Convention talaga ay meron kaming tinatawag na ano na namin ba, naluto na namin ng maganda yung pag-handle ng debate. So sana maging malinis yung debate sa mga susunod at yun, Debaters Convention YouTube channel, suportahan nyo, Debaters Convention t-shirt, nandyan lagi yan sa Shopee at Lazada at yung ating mug, at syempre Debaters Convention at yun, dito debate, this is Admin Russia, Debaters Convention, we're out. Yan ang ginagawa.